trời.
puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko iyong alam, ang lahat kong lim o Yahweh ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingin. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasa.
Panginoon. Isang magandang umaga sa bawat isa, purihin ang ating Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan at patuloy na pag-iingat sa bawat isa. So tayo po ngayon ay nagpupuri sa Diyos sapagkat patuloy po tayong ningatan sa nakalipas na isang linggo. At ngayon po ay hinaharap natin ang panibagong buwan. Ano? Na ngayon po ay month of October na ilang buwan na lang ay matatapos na naman po ang taon. Ano? Talagang yung ating mga panahon ay inagaw na ng lockdown ng COVID-19. Pero ganun pa man ay masisiguro natin at nasisiguro natin na ang kabutihan ng Diyos ay hindi pa pwedeng hadlangan ng anumang uri ng pandemya. Sa halip, ang ating Panginoon ay patuloy nakikilos para sa atin upang ipagkaloob sa atin ang kanyang biyaya at pagpapala ng kalakasan na mula sa atin Diyos. So ngayong umagang ito, kahit medyo mga antok-antok pa, no? Ay salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat at gabay sa atin at binigyan tayo ng panibagong lakas ng ating Diyos. So ngayong umagang ito ay muli tayong narako sa ating pagbubulay-bulay at pag-aaral na salita ng ating Panginoon. Okay, so tayo po'y magsimula na. Ang ating teksto ay makikita po natin, no, sa Aklat ng Gawa. Narito pa rin po tayo sa Acts chapter 6 naman, ano? Acts chapter 6 verse 6. Ayan, ha? So yan ang ating topic for this morning at ang title ng ating pag-uusapan ay ang pagpapatong ng kamay. So pag sinabing ang pagpapatong ng kamay, ito yung laying on of hands, kung paano nagle-lay hands sa mga tao at pag sa panahon ng pananalangin, ano, especially sa prayer, kapag ay pinagpe-pray po ang mga kapatiran, lalo na sa mga altar call, o kaya maraming pagkakataon kapag nananalangin po tayo sa mga tao. So ginagawa po yung pagpapatong ng kamay, depende sa need kung talaga bang dapat patungo ng kamay. Okay, so ngayong umaga, bago tayo mag-start, let us pray. Ama namin Diyos na banal, labis po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan sa kabutihan ninyo sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan at pag-iingat. Salamat sa bagong buhay, bagong umagang ito na pinagkaloob sa amin, na muli ay mararanasan namin ang kabutihan ninyo at ang inyong pagpapala sa aming mga buhay. Salamat sa kagalakan, salamat sa pagtatagumpay, salamat ng marami sa mga pagpapala na mula sa inyo. At ngayong umagang ito, Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo na may kababang loob. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagsuway laban sa inyo, ano ba bagay na hindi mabuti, wala sa aming isip, sa aming puso, sa aming pananalita at sa gawa. Ano mang bagay ang iyong nakikita, Panginoon, na hindi nakalulugod at hindi karapat-dapat, ay ipagpatawad nga po ninyo. Linisin niyo po kami ng inyong pananadugo at gawing karapat-dapat sa inyong harapan. Sa umagang ito, patuloy kami lumalapit sa inyo at ninadalangin ng patuloy na pagkilos at paggawa ninyo sa aming mga buhay. Lord, I pray na patuloy niyo po kami pagpalain, tulungan na maging matatag at matibay
sa tulong at kapangyarihan ng iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Ingatan niyo pong bawat isa, ang lahat ng mga kapatid na nakatune in at nanonood sa aming programang ito ng My Hiding Place TV. Maraming salamat sa kabutihan ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, samahan niyo po kami. Tumamin dalangin sa tangang pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so good morning muli sa bawat isa. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na tumutunghay at sumusubaybay sa ating programang ito ng My Hiding Place TV. San man tayo sulok ng probinsya at ng mga bansa, ano, ay samahan tayo ng Panginoon at patuloy tayong pagpalain. So, ang ating topic for this morning is about ang pagpapato ng kamay. Sa Acts chapter 6, verse 6, basahin po natin. So ito po yung pagpanahon na sila po ay, yung pito ay napili na, no? Nung sinabi ni Pedro na humanap kayo ng pitong lalaki na kilala sa pagiging mabuti at puspos ng Espiritu Santo at matatalino. So nung nakapili na po sila ng pitong lalaki, ang pitong ito ay dinala sa mga leader, no, at sa mga apostol at ipinanalangin sila. Basahin natin ang verse 6. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. So dito, no, ipinagpray sila at nilay hands. So yun yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Gaano ba kahalaga ang sinasabing pagpapatong ng kamay? At gaano ba kaimportante at ano ba ang pagpapatong ng kamay? So paano ba ito ginagawa? Para saan ang sinasabing laying on of hands? So sa mga simbahan, ito po ay nakikita nating madalas na ginagawa ng mga leader ng iglesia, ng mga pastor. So ito po ay biblical at ito po ay nakasulat sa Bible na dapat gawin, ano? Lalo na sa mga panahon ng pananalangin. Ngunit, ang sinasabing pagpapatong ng kamay ay nararapat po na gawin ng may buong pag-iingat at buong responsibility. Dahil doon po sa mga hindi nakapanood, ano, nauunawaan ko po na hindi po talaga napapanood, yung aming Sunday service ay yun po ay mapapanood sa aming Facebook page o group page ng aming simbahan na mismo. So hindi po siya naka-public, yun po ay naka-private. Okay? So, but kung sino ang nagnanais na, bagamat yun ay private, kasi iniwasan ko ang paglalagay ng iba, kasi yun po ay privado ng page ng aming sariling simbahan at iniwasan ko ang magkaroon ng problema. Kasi yung last time na marami kaming in-invite din doon at may mga nagpa-add sa aming page ng mismo church namin, ay kumbaga dumadami lang yung mga naroong naka-add pero hindi naman nanonood at hindi naman talaga interesado makinig. Kumbaga nagpa-add lang pero hindi naman talaga makikita mo naman kung sila ay nanonood o hindi. So pero kung talagang sa bawat isa na nandito ngayon na nanonood, ano, kung interesado po kayo na makapakinig pa din kahit na mismo yung mga Sunday services namin, especially pagka mayroon akong mga mahalagang ituturo, yun ay hindi naka-public, naka-private po yun. Siyempre dahil naintindihan ko na may mga iba-iba po tayong iglesia at may mga iba't ibang paraan ng pagtuturo, depende sa mga itinuturo ng mga pastor. Na minsan may mga pagkakataon na mga turo ay hindi tumutugma sa ibang katuruan, iba't ibang church, no? May mga pananaw po kasi tayo na kumbaga iba sa tinuturo ng iba. Kaya minsan hindi natin magawang i-public 'yon dahil magdudulot lang ng kalituhan sa isip ng mga tao. Pero para sa mga kapatiran na nandito sa aming sariling church ay ito ay itinuturo ko para mas maging malinaw, mas maging maliwanag. Kasi tatandaan po natin sa ating mga doktrina, bagamat pare-pares po tayong naniniwala sa Panginoong Hesus, ay may mga differences pa din kahit papaano. At yung differences na yon ang iniiwasan natin na pagtalu-talunan at pagdebatihan. Kaya hindi po natin lahat ay ina-add sa ating Facebook page ng ating sariling church. Pero sa mga interesado na gustong patuloy na makapakinig, ay welcome naman po. Hindi ko naman sinasabing restricted na masyado, no? Nag-iingat lang po tayo na huwag magkaroon ng iba na
ang layunin ay manggulo. Yun din ang iniiwasan ko. Kagaya po rito sa ating ano na to, sa ating program na ito, ito po ay nakapublic. Kaya hindi na iiwasan, may mga nakakapasok na ang layunin, manggulo lang. Eh, hindi nakakatulong yung mga manggugulo. Ngayon, ayun. So, kahapon ay itinuro ko no, yung patungkol sa mga huling panahon na kung saan sa last days, sabi po, ano, ay magkakaroon sa mga iglesia, ay magsisipasok ang mga mandarayang spirito at lilinlangin unang-una ang mga lingkod ng Diyos. Yung mga tagapaglingkod, yung mga ministro o yung mga sinasabing ministers of the gospel, especially mga pastor, no? Yan. So ay maraming mga leader ng iglesia o leader ng simbahan ang mahuhumaling sa paniniwala sa mga kasinungaling aral, no? Mula sa mga sinungaling at mandarayang spirito. Pag sinabing mandaraya, ang layunin ay manlin lang. Akala mo tama, pero mali. So maraming, at ito ay laganap sa panahon ngayon, ano, na maraming mga religious leaders ang nahikayat ng mapanlinlang na spirito o yung tinatawag na seducing spirits. Ang seducing spirits ay responsible sa pag-create ng diversions and twisted lies, twisted truth mula sa Biblia, mula sa salita ng Diyos. Ito ay mga twisted na mga aral, ano, patungkol sa salita ng Diyos na pinaniniwalaan ng iba't ibang tao. Kaya magiging maingat po tayo. Kaya nga alam nyo, lagi kayong magbasa ng Bible, lagi kayong mag-aral ng salita ng Diyos upang hindi ito maging dahilan ng ating pagkalito at ng ating confusion sa Bible at higit sa lahat ng pagkalinlang. Dahil may mga false practices sa mga iglesia sa panahon ngayon na hindi po dapat ginagawa. Ngayon, basahin muna natin ano, para mas maintindihan natin, and at the same time ay maibahagi natin ang ilang mga warning na hindi dapat mangyari at maganap sa mga simbahan at iglesia. So kagaya ng binanggit natin, itong pito na pinili ng mga matatanda na kilala sa pagiging mabuting tao, matatalino at puspos ng spirito. So ito yung naging katangian itong pitong ito. At iniharap sila sa mga apostol, pinanalangin at pinatungan ng kamay. Ang pagpapatong ng mga kamay ay ginagamit sa limang kaparaanan. So mababasa po natin sa Bible na may limang kaparaanan ng pagkakagamit ng pagpapatong ng kamay. So una, ito ay kaugnay sa mga himala ng pagpapagaling. So mababasa natin sa Bible na kapag pinatungan nila ng kamay ang sino mang may sakit ay instant na gumagaling. Sa panahon natin ngayon, maaring hindi na po natin ito nasasaksihan at nararanasan. Sa kadahilanan, maaari siguro na talagang yung mga tao sa panahon ngayon ay hindi na naniniwala. Alam niyo po, lahat ng himala, lahat ng bagay na ginagawa na mababasa natin sa Biblia, it's either yan ay pagpapagaling, pagpupuspos ng banal na espiritu, pananalangin, pagpapalayas ng mga demonyo, pangangaral ng salita ng Diyos, anumang mga bagay na may kinalaman sa sinasabing paglilingkod, ito po ay ginagawa na may kalakip na pananampalataya. Maaari siguro na may mga tao sa panahon ngayon, minsan pag nanalangin sa may sakit, hindi naman talaga totoo at lubos na gumagaling o hindi naman agad gumagaling. May dalawang bagay na maintindihan natin dito. Maaring ang pagkilos ng Diyos noon, noong panahon ng bagong tipan, ay talagang pinakinakitaan ng matinding pagkilos. Subalit sa panahon ngayon, magtataka tayo bakit hindi nang ganun katindi ang pagkilos. So, alam niyo kung bakit? May ilang bagay tayong dapat maintindihan. Sa panahon ng bagong tipan, ito yung pagpapakilala. No? Pagpapakilala ng Ebanghelyo ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Kaya nga, signs and wonders. No? Bakit tinawag na signs? Sapagkat ang mga tao noon, lalo na especially ang mga Hudyo, ay naghahanap lagi ng palatandaan sa sino mang nagsasabing siya'y sugo. Kapag ikaw ay sinabi mong ikaw ay sinugo ng Diyos, kung sinasabi mong ikaw ay mula sa Panginoon, tandaan natin, ang mga Hudyo ay may paniniwala. Judaism ang kanilang religion at may mga iba't ibang mga sekta ng mga relihiyon noong unang panahon na talagang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga ribulto at talagang masasabi nating occultic movement o occultic worship na talagang pagsambang pagano at pagsamba ng mga kulto, no? At yun ay laganap sa panahon nila. That's why
Kinakailangan magpamalas ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang mga Hudyo ay laging naghahanap ng palatandaan. Remember, para ikaw ay paniwalaan ng mga Hudyo na ikaw ay sinugo ng Diyos, kinakailangan kakitaan ka ng signs and wonders and miracles sapagkat yun ang palatandaan na nakita nila at na-witness nila sa mga propetang itinalaga ng Diyos. No, especially sa mga prophets na talagang nabuhay nung kapanahunan ng Lumang Tipan. Mula sa panahon ni Moses, no, at sa iba't iba pang mga naunang lingkod, ano, ay talagang kinakitaan sila ng manifestation ng kapangyarihan ng Diyos, ng Himala. Especially kay Moses, ano, nung siya'y sinugo ng Diyos, ang laging palatandaan sa kanya ay ang sinasabing signs and wonders. Lalo nung humarap siya sa mga sa Pharaoh, no? At pagkatapos nilang makalaya sa bansang Ehipto, pagdating nila sa disyerto, no, sa ilang, ay doon mo makikita na talagang ang Diyos ay patuloy na kumilos at sumama kay Moses at nilakipan siya ng mga tanda ng kapangyarihan. So makikita natin yon. At hanggang sa mga sumunod na mga propeta, kay Samuel, kay Elias, kay Eliseo, at sa iba't iba pang mga lingkod ng Diyos, no, na talagang isinugo ng Panginoon upang magpahayag ng kanyang kapahayagan. So maraming mga lingkod ng Diyos na ginamit talaga mightily ng Panginoon at kinakitaan ng mga himala. At yon ang hinahanap ng mga Hudyo sa sino mang nagkiklaim sa kanyang sarili na siya ay sinugo ng Diyos. That's why ang Panginoon sa Bagong Tipan, lalo na sa panahon ng Bagong Tipan, ito'y kasagsagan na, no, ng maraming pagtalikod sa Diyos at talaga matinding paglimot na sa kabutihan ng Diyos dahil panahon ng Bagong Tipan, namamayagpag ang kaharian ng Roman Empire. Nasasakop po sila. So, ang mga Israelita ay paulit-ulit nang nahumaling sa iba't ibang paniniwala at relihiyon noong panahong iyon. At marami na silang nahumaling sa mga pagsamba saan? Sa mga Diyos-Diyosan na hindi kinalulugdan ng ating Diyos. That's why, ano ang ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga isinugo sa Bagong Tipan na silang lahat ay nagsisampalataya sa pangalan ng Panginoon ay pinamalas ang kapangyarihan at tanda na mula sa Diyos. Kaya ano nangyari? Lahat ng kanilang mapuntahan ay talagang pinapanalangin nila at talagang gumagaling. There is always a manifestation of healing and deliverance. Nagpapalaya sila ng mga demonyo na yung mga bagay na gawain yon ay magagawa lamang ng isang taong sinugo ng Diyos. Bakit? Sapagkat nung panahon na yon, yun ang pasimula ng pagpapakilala ng tunay na ebanghelyo at tunay na pananampalataya. No, yung tunay na kaligtasan ng mula sa biyaya ng Diyos, yun yung panahon ng pagpapakilala. That's why, alam nyo naman, kapag magtatayo ka ng business, kinakailangan, meron kang promotion, meron kang mga gimmick para kilalanin ka ng tao upang tangkilikin ang iyong produkto. Ganon din sa panahon nilang yun, no, na pinromote ng Panginoon sa pamamagitan ng mga signs and wonders. That's why ang mga tao ay nahumaling sa pananampalataya. Ibig sabihin, nakuha ang kanilang atensyon, no? At nung nakuha ang kanilang atensyon, nakapakinig sila ng ebanghelyo ng ating Panginoon at doon nagsimula tumubo ang pananampalataya sa kanilang mga puso at isipan. Sapagkat kagaya po ng lagi natin sinasabi, faith comes from hearing and hearing the word of God. So mula nang sila magbigay ng atensyon sa ebanghelyo na pinangangaral ng mga apostol, mula sa kanilang paniniwala dahil nakuha ang atensyon nila dahil sa mga signs and wonders, ay nahumaling sila at nakuha ang atensyon. Kaya nung sila'y makapakinig, ay tumubo ang pananampalataya sa kanilang mga puso. Nowadays, hindi natin nasasaksihan ang ganong klaseng himula, pero hindi nangangahulugan na hindi nakikilos sa Diyos at ang Diyos natin ay hindi na gumagawa. Gumagawa pa rin siya, depende na sa need sa ating kapanahunan ngayon. Ngunit hindi nangangahulugan hindi na siya magpapagaling. Hindi nangangahulugan na yung kanyang ginawa sa panahon ng Bagong Tipan, ang naumpisa ng mga apostol, ay hindi na niya gagawin sa panahon natin ngayon. Maaari siguro, dalawang bagay nga tinutukoy natin, maaaring sa isang banda ay talagang kulang talaga sa pananampalataya or kulang sa paniniwala o tayo ay na-deceive na ng kaaway talaga at pinaniwala na tayo na yung mga nangyari noong panahon ng mga apostol ay hindi na magaganap ngayon. Or, kagaya nga din na sinasabi ko, depende na yan sa need ng panahon ngayon. Bakit? Sapagkat hindi kagaya ng panahon ng ng mga apostol, laganap ang mga pag-uusig, ano? At ang mga tao ay hindi mulat sa tunay na pananampalataya.
But sa panahon natin ngayon, marami nang nakakakilala sa Panginoon at marami ng mga lingkod ng Diyos ang patuloy na kumikilos at gumagawa upang ipahayag at ipangaral ang salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. So, pero hindi ko sinasabi na hindi na mangyayari ang sinasabing mga signs and wonders. Nangyayari pa rin po. Pero yon ay ayon pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito, unang-una, gaya na binanggit natin, kaugnay sa mga himala ng pagpapagaling. Sa Matthew chapter 9 verse 18, sabi po diyan, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, kamamatay po lamang ng aking anak na babae, sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. So dito malaki yung pananampalataya ng isang pinuno ng mga hukbo, ano? At pinuno ng mga Hudyo. At naniniwala siya na kapag ipinatong niya ng ating Panginoong Yesus ang kanyang kamay sa kanyang anak, ay mabubuhay ang kanyang anak. Bakit? Sapagkat na-witness na ito ng karamihan. Maraming pagkakataon na lang na-witness na pinatong ang kamay ng sino mang isinugo ng Diyos at gumagaling. Ayan. So, napakahalaga niyan. Kaya pag nagpe-pray po tayo, no? Pag nananalangin po tayo sa mga may sakit, napakahalaga po ang sinasabing pagpapatong din ng kamay. Subalit, ito po ang warning. May mga pagkakataon na talagang hindi maiiwasan na kagaya po ng sinabi sa Bible ay inilay hands, no? So kinakailangan patungan ng kamay. Maging maingat po tayo, lalo na po sa mga leader, no? Na kapag tayo po ay maglilay hands, especially sa mga tao natin at mga miyembro sa simbahan, ay dapat gawin ito ng may buong pag-iingat. Hindi po ito basta-basta ginagawa. Tatandaan po ninyo mga kapatid, ang pagpapatong ng kamay ay may dalawang bagay na po pwedeng mangyari. Unang-una, maaaring ikaw ang magkapagsalin ng sinasabing espiritu o ikaw ang masalinan ng espiritu ng isang tao na pinananalangin mo. Kaya ang isang minister o ang isang tagapaglingkod ng Panginoon ay nararapat na maging maingat sa paglilay hands dahil there is a possibility ng sinasabing transferring of spirit. Paglipat ng mga espiritu, no? Napakahalaga nito. Bakit? Maaring ikaw ang makapaglipat ng mabuting espiritu o ikaw ang malipatan ng masamang espiritu. Tandaan po natin 'yon, no? Or ikaw ang makapaglipat ng masamang espiritu. Kaya delikado po 'yung pagpapatong ng kamay nang kung hindi gagawin ito ng may buong pag-iingat at buong responsibility. Mahalaga po ito. There is a transferring of spirits kapag nagpapatong ng kamay. Napakahalaga po niyan. So, anong ibig kong sabihin? Kagaya ng binanggit ko kahapong umaga sa ating Sunday service, may mga nagsipasok na mga mandarayang spirito sa mga iglesia at nilinlang ang mga tagapanguna at mga leader ng simbahan. No? Kaya may mga pastor na nagsimula sa mabuti na pangangaral ng ebanghelyo pero sa kalagitnaan ng kanilang paglilingkod ay naging makalaman, no? Naging may mga leader ng simbahan. Ito mga kapatid, gusto kong i-expose sa inyo, hindi po lahat ng naglilingkod sa loob ng simbahan ay matatawag at masasabing banal. Ha? Sa dami ng pinagdaanan kong experiences sa pagiging sinasabing Kristiyano, maraming mga leader ng iglesia sa panahon pa rin natin ngayon, no? Ay exposed sa immorality at masasamang klase ng pamumuhay. Ang nakakatakot, leader ng simbahan. So tatandaan ninyo, sa loob ng simbahan, no, hindi porke pastor ay sinasabi kong banal na banal. Hindi lahat ng pastor ay talagang totoong pastor. Tatandaan niyo po yan, ha? Ako na mismo nagsasalita sa inyo para huwag kayong malindang at maloko. Kaya nga dapat, ang pundasyon ng inyong pananampalataya ay sa Diyos at hindi sa pastor. Bakit? Dahil hindi maiiwasan, may mga leader ng simbahan na namumuhay sa makamundo at makalamang gawain. May mga leader ng simbahan, minsan pag may mga leader ng simbahan na na-surprise visit sa kanilang tahanan, punong-puno ng bote ng alak ang bahay. Bakit? Sikretong nag-iinom at naglalasing
sa mga panahon na wala siya sa harap ng mga miyembro. No? May mga leader naman ng simbahan na talagang hindi pa rin naisusuko ang makalamang damdamin, no? Na talagang may mga leader ng simbahan na exposed pa rin sa immorality. Natandaan po natin 'yan. Kaya dapat pong maging maingat, at ito po ay totoo. That's why may mga bagay sa simbahan, sa loob mismo ng church, no? May mga pagkakataon at mga pangyayari, mga young people, mga kabataan na aabuso ng mga pamunuan, na aabuso ng mga leader, no? Na aabuso ng mga tagapanguna. That's why maging maingat po tayo. Ha? Maging maingat. Hindi porket tinatawag at sinasabing pastor, ang nakakalungkot kagaya minsan halimbawa, no, sa mga simbahan, may mga siguro sa sobrang tuwa ng mga member, sa sobrang tuwa nila sa kanilang pastor dahil mabait, may mga pagkakataon talaga hindi maiiwasan, may mga yumayakap sa pastor, may mga siyempre yun ang yun ay kanilang gesture naman ng kanilang pagtitiwala. Pero maging maingat nga po, dahil ang demonyo ay demonyo. Hindi natin pwedeng panglaruan. Ang demonyo ay demonyo. May mga pastor na payakap-yakap din sa kanilang mga miyembro. May mga pastor na pahipo-hipo sa mga miyembro, paakbay-akbay sa mga miyembro. Ito po ay hindi mabuting gesture. Mga kapatid, especially sa mga babae, kahit kayo ay nanay na, kahit kayo ay may mga asawa na, especially sa mga may asawa na, lalo rin sa mga dalaga, mag-iingat kayo kapag kayo ay inaakbayan na sa loob ng simbahan, hindi na po yun tama. Yun po ay hindi na normal. No? Walang dahilan para akbayan. At sasabihin, close lang, kapatid ang turing, pamilya ang turing, tatandaan natin. Maaaring ganun ang turingan natin sa loob ng iglesia bilang isang pamilya at isang iglesia at bilang magkakapatid sa Panginoon. Pero tatandaan natin, magkakaibang tao pa rin tayo. Hindi tayo magkakamag-anak. Especially kahit nga magkamag-anak, pag nakita mo mag-akbayan, kahit magpinsan, nakakaasiwang tingnan. Bakit? Ang demonyo ay demonyo. Tatandaan natin yan. That's why may mga young people na nakaabuso ng mga leader. At totoo yan. No? Totoo yan. May mga young people na nakaabuso ng kani-kanilang mga tagapanguna. That's why maging maingat po tayo. Especially, ito ha, sa panahon ng altar call, ito ay experience na naranasan ng aking kaibigan noong panahon na kami ay young people pa. Dalaga ito at magandang dalaga. Siyempre sa mga full gospel and Pentecostal churches, talagang nangyayari naman po talaga na kapag altar call ay nilelehans minsan ng mga pastor. Lihiti mong gawain ang tinutukoy ko, ha. Ito yung mga legit talaga na Sunday service. Minsan talaga nilelay hands. Pero depende yun sa need ng church at ng gawain kung kinakailangan ilay hands sa mga taong nasa harap. At minsan, nagsasalita ang pastor o sinong gustong humingi ng panalangin, lumapit kayo sa harap, no? At isa-isang pinagpe-pray ng pastor, nilelay hands. Pero sa karanasan nitong kaibigan kong young people na dalaga, ay nung siya ay ipinagpray ng pastor, sa halip na yung kamay ay ipatong sa ulo, patong dito, ang kamay ng pastor ay inilagay sa kanyang muka. No? Ginanun. Hawak-hawak yung kanyang muka. Naramdam niya nung pinagpipray siya na parang hinihimas yung kanyang muka. Very dangerous. Wala ka mababasa sa Bible na sinasabing ipatong ng ganyan sa muka, kundi sa ulo. No, maaring dalawang kamay ipatong sa ulo na ganyan, nakapatong, nakaganto lang po. Yan, ganyan. Pero hindi para sabihin dito sa kanyang muka. Naramdam daw niyang hinihimas ang kanyang muka. It is a very dangerous move, no? Kaya hindi po dapat, maging alerto po tayo, no? Huwag po tayong basta-basta papayag na ganoon ang ginagawa sa mga anak ninyo, sa inyo, kahit kayo'y may asawa na. At ang isang bagay na minsan ay talagang nakikita ko na medyo merong hindi tama, no? Halimbawa, nagpapapray ka, masakit ang tiyan mo, may masakit sa tiyan, masakit sa dibdib, masakit sa likod, ano mang parte ng katawan, may mga pagkakataon na nilelehans din ng pastor. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo nagbibigay ng malisya, pero gawin natin ng proper at ng tama. The proper way is,
kung ang pastor ay lalaki at ikaw ay babae na magpapapray, especially sa sakit mo, anong dapat gawin? Hindi po pwede na ang kamay ng pastor na lalaki ay lalapat sa maselang bahagi ng iyong katawan. Kung masakit ang dibdib, hindi pwedeng ilay hands ng pastor ang dibdib. Tumawag ka ng isang manggagawang babae din na talagang masasabi mong spiritually matured sa gawain. Maaring diakono o isa sa leader sa mga simbahan, assistant pastor na babae, worship leader na babae, tawagin, ipatawag. Siya mismo ang maglelehans ng iyong kamay at yung kamay ng pastor ay nakakapit sa braso. Dito, tatandaan. Halimbawa, yung babae, no? Yung babaeng leader o babaeng spiritual matured, ipatatawag yon, Sister Halika. Ilapat mo yung kamay sa dibdib ni sister kasi siyempre, babae sa babae. At yung kamay, ito yung kamay ng babae, nakalapat na doon sa kamay nung nagpapapray. Yung kamay ng pastor, nandito lang din. Hindi direktang nakahawak sa dibdib. Paul yun. Pag hinawak ng pastor ang kamay sa masewalang parte ng katawan ng isang tatao, lalo na kung babae, hindi yun pwede. Mag-ingat po tayo. Bakit? Lalaki pa din yan. Minsan sasabihin ng mga pastor, "De, sa akin naman wala yun eh." Hindi yan totoo. Ang demonyo ay demonyo. Mga kapatid, isa sa ministry natin, ako po, isa po sa ministry ang ginagampanan ko, ay ang deliverance ministry. Dinidiscuss natin dito ang lahat ng entry point na ginagawa ng demonyo sa buhay ng mga tao. Kaya, hindi ako naniniwala, no? At lalaki din po ako. Lalaki din po ako. Hindi ako pwede magsinungaling sa inyo at ayoko magsinungaling sa inyo tungkol sa bagay na ito. Lalo na kapag ang isang leader ng simbahan ay hindi suko totally sa Diyos. Ang kanyang buhay ay hindi totally surrendered sa Panginoon at may mga leader na ganyan. Kaya nga may mga kwento ng pang-aabuso na nagaganap sa mga simbahan. Isa sa mga church na napuntahan ko at meron tayong na-pioneer na isang church, ano? Hindi ko na po sasabihin ng lugar kung saan. At may mga kapatiran tayong nanggaling sa ibang simbahan na mga manggagawa, no? At actually inaanak ko sa kasal yung anak niyang dalaga nung panahon na yun, hindi pa nag-aasawa. Ang kwento ay talagang nung siya'y bata-bata pa, no? Yung maganda kasing bata, no? Magandang dalaga. At nung nagkita kami nung time na ako, nung nag-pioneer kami ng church sa kanila, ay young professional na siya, young pro na, no? At dalaga at maganda. Nung siya'y bata, nakaranas siya ng pang-abuso sa leader ng simbahan, pastor. Nakaranas siya. Yung tipong, halika dito, mag-practice kayo dito. Practice, kunyari, practice daw ng music. Pero yung palang pagtatawag na yon ay meron ng ginagawa sa kanilang hindi maganda. Kaya, bakit ko ito sinasabi sa inyo, mga kapatid? Sinasabi ko sa inyo to para maging aware kayo. Hindi para pandirihan ninyo yung mga leader ninyo, kundi maging maingat po tayo. Ako mismo, pastor, nagsasalita ako sa inyo ng ganito kasi gusto ko kayong iligtas at gusto kong itama kasi may mga false practice na ginagawa sa mga simbahan na hindi dapat ginagawa. Diba? So, may mga pagkakataon na ganun ang ginagawa sa paglilay hands. Special. Ito yung part na po pwede na pwedeng dapuan ng kamay ng isang lalaking pastor sa babae. Ang paglapat ng kamay, una-una sa ulo. Dito po pwede din, no? Sa balikat po pwede po. Ang touch pwede rin hanggang dito lang po. Yan. Pero hindi pwedeng lapat na ganyan. Hanggat maaari, ganito lang po. Patong lang talaga, no? Maaring sa banda dito, may bandang likod lang, may bandang batok, talaga, no? Pwede po dyan. Hanggang likod pwede po. Hanggang dito lang. Pero kung bababa pa dyan, hindi na po yung pwede. No? Maging maingat. Maaring halimbawa sa kamay, pwede pa rin naman po yan sa kamay. Kung depende. Pero hindi, wala naman akong nabasa sa Bible na papanalangin, nakahawak sa kamay. No? Maaring sa braso. Yan, pwede. Hanggang dyan lamang po. Para maging safe. No? At wag po tayong magkaroon na sinasabing pang-aabuso sa ating mga gawain. Tandaan po natin yan na napakahalaga po niyan. Ngayon,
Isa pa sa mga nakikita kong false practice, no? Kapag kayo ay nilelay hands ng inyong mga pastor at nakaramdam kayo ng pressure sa ulo, sa ganun, na parang tinutula kayo, huwag kayong susunod. Alisin yung kamay. Umatras kayo ng konti. Alam nyo, may mga pastor kasi, para sabihin na may power yung kanyang pananalangin, nanunulak para bumagsak yung pinagpipray. Yan ang isa sa mga false practices na kapag nilay hands, kinakailangan mas lane yung pinagpipray mo. Kinakailangan ba talagang bumulagta at bumagsak para masabing may kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos yung pananalangin mo? Maging maingat sa mga paglilay hands at laging, lalo na sa mga nagpapapray, may mga nanunulak, talagang idinidiin at may pressure, talagang pag gumano ng ulo mo, ay hindi yun tama. Mali yun. Ang patong ay talagang patong lang. Sa experience natin, mga kapatid, no, sa experience ko po, ang mga tao ay nai-slain kahit hindi pinapatungan ng kamay. Sa experience ko po yun, ha. Ilang beses na akong nakasaksi sa panahon ng gawain, nagtawag tayo ng altar call. Nagbagsakan ng tao ng hindi hinahawakan. As in legit na bagsak. Bakit? Eh walang sumasalo eh. Pero nagbabagsakan sa sahig, lagapak sa sahig. Pero pagtayo, walang mga bukol yun. Iyon ang legit na slain in the spirit na sinasabi. Iyon ang tunay. Nagbabagsakan pero walang sumasalo. Eh yung iba nagpapabagsak kasi alam na may sumasalo sa likod. At yung pastor naman ang gagaling manulak. Mag-ingat kayo sa mga ganun. Especially sa mga full gospel and Pentecostal churches. Mag-ingat kayo sa mga ganun. Ang pagpatong ng kamay. Usually ako pag nagpatong ng kamay, halos dulo lang ng daliri ko ang mga nakapatong pero hindi pa nga dito. Misan dito lang. Sa tagiliran lang, ganyan lang. Dito lang. As in dulo lang ng mga daliri. Hindi ko nilalapat ng buong kamay ko. Pero one time, na-experience ko. Ito sa experience, ano? Paglapat lang ng dulo ng hinlalaki ko sa noo. Kitang-kita ko yung pagkisay ng tao na biglang para siyang parang nakuryente na hindi umaintindihan. Pagkisay niya, sabay bagsak sa sahig. No? Bagsak sa sahig. Yun ay isa sa mga karanasan natin. Kaya maging maingat po tayo sa mga nakikita natin, mga nagpa-practice ng mga pagpapatong ng kamay. Ginagamit siya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay in terms of miracle, pagpapagaling, himala. Kaya maging maingat po tayo. So, yun ang isang bagay talaga na nakita ko na sabi ko, merong mali. There's something wrong. May mga mali akong nakikita. Kasi may mga leader na inabuso yung kanilang kalagayan, yung kanilang tatak ng pangalan bilang pastor, reverend. Kaya yung mga tao, napakatataas ng paggalang sa kanila. At yung kanilang paggalang naman ay napunta sa, ganun nga, naabuso. Yung respeto at galang ng tao doon sa mga leader, naaabuso ng mga leader. At yun ang nakakahiya, no, na talagang nangyayari. Kaya sana po, pag-ingatan po natin yung mga ganun bagay. Mga nanay, no, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo sa ganung klaseng kalagayan. Ano? Dahil lagana po yan sa mga simbahan. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo, ang mga pastor, lalo na kung lalaki, tao pa din yan. No? Ang damdamin namin bilang mga pastor at bilang mga lalaki, hindi naman ho nababalutan ng bakal. No? Kami po ay ordinaryong tao din. Kaya huwag nyo kaming tingnan bilang mga pastor na para bagang hindi na magkakasala kahit kailan. Ang tukso'y tukso. Kung paanong kayo ay nakakaramdam ng temptation, ganun din po sa amin. Ako ganun din po. No? Nakakaramdam din po ako ng ganyan. May mga tukso din sa paligid. Kung paanong naapektuhan kayo ng tukso, same thing sa amin. Diba? Ako, hindi ako nagsasalita ako ng totoo sa inyo. Ayokong maglukuhan tayo dito. At ayokong tingnan niyo ako na parabagang napakatibay ko na hindi na ako tinatalaban ng kasalanan. Hindi na ako tinatalaban ng tukso. Ayokong magsinungaling sa inyo. Tao kung humaharap sa inyo, mga kapatid. No? At sinasabi ko sa inyo to publicly. Kasi ayoko kayong maloko. Laganap ang mga abusadong leader sa panahon ngayon. Diba? Laganap. Misan kung tirahin ng mga pare, tirahin ng ibang mga relihiyon, ang titinding kong tumire. Ano? Akala mo silang mga nagsasalita, hindi dinadapuan ng kasalanan eh.
Kaya yun yung lagi kong sinasabi, bago tayo maglinis ng bakuran ng iba, sariling bakuran muna natin, alinisin natin. Bakit? Mismo sa kalagayan natin sa Christian community, laganap ang kasalanan. No? Kaya yun, walang perpektong relihiyon, walang perpektong samahan. Lahat ay may mga pagkakamali at lahat may mga negative sides. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong magtiwala sa mga pastor. Marami pa din mga pastor ang tunay at totoo na naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit ito sinasabi sa inyo? Dahil totoo din naman na sinasabi ng Biblia na sa huling panahon ay may mga nagsipasok na mga mandarayang espiritu at binihag at nilinlang ang mga matitinusana na mga lingkod ng Diyos. Diba? Pinanghawakan nila at tinanggap ang mga maling turo na nagdala sa kanila mula sa espiritu patungo sa laman, sabi ni Pablo. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. So yun, ginagamit po sa laying on of hands. Especially mga kapatid, ito ay naranasan ko talaga. Noon time na meron tayong kinounsel na isang dalaga. Since kasi ang ministry ko ay deliverance ministry, no? sa deliverance ministry po kasi ako. Alam po ninyo, since yun ang ating isa sa mga ministry pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Noong time na gumraduate ako sa Bible School, yung aking mentor, no? Yung aking mentor ay ipinatawag ako para sa isang deliverance session sana na gagawin sa isang estudyante sa Bible School na dalaga, no? At nung inihirap siya sa akin, one-on-one, pero kaming dalawang nag-uusap, pero nandun yung teacher ko, katabi ko. So, siya ang mediator namin. At syempre, hindi po pwede, especially mga kapatid, ha? Hindi po pwedeng magka-counsel ang isang pastor sa isang babae ng dalawa lang sila. Yan ay maling-mali. Hindi ho yan po pwede. Maaari siguro sa tawag po pwede. Halimbawa, tatawagan ka sa cellphone. Madalas may mga tumatawag sa akin, no? Madalas may mga nagpapa-counsel sa akin. Through phone, okay lang yan. Walang problema dyan. Pero yung harapan at kayong dalawa lang, hindi ho yun po pwede. Bakit? Maaaring may mangyaring hindi maganda. Ang demonyo ay demonyo. Dapat magsasama ng isa na mapagkakatiwalaan. Isang witness or isang katuwang sa pagka-counsel sa kanya. Ngayon, pagkatapos nung lecture do sa bandage breaking na tinuturo ko do sa estudyante, nung sabi ko, sige, magpe-pray na tayo, ha? Mananalangin na tayo. Eto na ngayon. Nung pinagpe-pray ko na siya, no, pinatong ko yung kamay kong ganyan, sa balikat lang niya, pinag-pray ko siya, ay isang kamay lang, ganyan. Kumbaga, tinap ko lang siya rito sa shoulder. Maya-maya, nagwala. Biglang nagwala yung babae, yung dalaga. Abay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit? Wasak-wasak na yung ano eh. Wasak-wasak na yung mga gamit sa paligid ng bahay ng teacher ko. Nagtatadyakan yung mesa. Wasak-wasak na yung mga planggana. Sinaniba na, no? Ang tindi ng pagkilos ng kaaway sa kanya. Kasi may dala yung bata. May dala yung estudyante, no? May dala sa kanyang puso. Kumbaga talagang merong residing sa puso niya, sa katawan niya. Nagwala. Hindi na siya. Iba na. Sumisigaw na ng malakas. Hindi na siya uncontrollable na, nananakit na siya. Ngayon, siyempre, dahil nagbawala, i-restrain ko siya ngayon dapat. Ang problema, hindi ko mahawakan. Bakit? Naglulupasay at nagwawala ng gusto, lalaki ako. Eh, ang liit-liit ang lampwesto at marami ng gamit ang nawawasak. So, pinilit ko siyang i-restrain, ano? Hinawakan ko sa mga ganito sa siko, ikinlip kong ganun para hindi na makagalaw. Pero sabi ko, ma'am, tumawag na kayo ng makakatulong doon na babae. Kasi nakadikit na sa katawan ko dahil sa sobrang pigil kong ganun, dahil magwawala talaga. Hindi ko siya maipagpe-pray ng maayos. Bakit? Kahit sabihin natin may demonyo o merong evil spirit na nasa katawan niya at hindi siya yon, babae pa din yon na nakadikit sa akin. No? Kaya dapat maging aware. Bakit? Ang demonyo nga ay demonyo eh. Ang ganda ng motibo mo ipanalangin. Pero dinidemonyo naman ang pakiramdam mo. Dapat kang mag-ingat at ingatan ang sarili mo. Gagamitan mo rin ng wisdom. Tao ka pa din na may kahinaan. Tatandaan natin yan. Tao ka pa din. Kahit ang focus mo ay pananalangin, pero ide-distract ka nga ng demonyo.
using your weaknesses. Tao ka, tandaan mo, hindi ka bato, no? Hindi ka robot na walang pakiramdam. Dumidikit na ang buong katawan. Dapat ka na maging alerto. Sabi ko, tumawag na kayo ng rescue. Dalawang tao at least. Dalawang tao. So nagtawag. Yun ang pinagpasalamat ko sa Panginoon. Na-restrain siya ng maayos. Nang hindi ako nadidikit sa kanya. So doon nakapag-pray kami at nakapag-minister. Antindi ng dala-dala ng bata, ng young people. So naipag-pray siya ng maayos at humupa. Ayun, pagkatapos ipanalangin, masasakit ang buong katawan niya. So dapat nang maingat mga kapatid. Sa mga ganong klaseng sitwasyon, hindi po pwedeng basta hahawak ang lalaki. Bakit? Po pwedeng maging dalawa ang problema mo. Dahil may tinatawag na transferring of spirit. Na kapag yung humawak doon ay may maruming puso, maaaring lipatan ng masamang espiritu, dalawa na ngayon ang problema mo. Kaya yun yung sinasabi ko, sa laying on of hands, dapat maging alerto at maging maingat ang bawat isa. Bakit? Po pwedeng mangyari na ikaw ang makapagsali ng good spirit na mula sa iyo, ng kapuspusan sa kanya, o ikaw ang masalinan because of your weaknesses na hindi sinuko sa Diyos. Dalawang bagay po yan mga kapatid. At hindi po yan biro. Diba? Kung paanong, isa sa bagay, number one pa lang itong dinidiscuss kasi natin. Ano? Number one, actually, lima po ito. Tingnan nyo, number one pa lang tayo. Inabot na tayo ng isang oras halos. Ngayon, kung paanong, hindi lang po kasi, ang laying on of hands ay hindi lang ginagamit sa pamamagitan ng pananalangin ng himala, kumbaga kagalingan, kundi ginagamit din po ang pagpapatong ng kamay sa sinasabing pagpupuspos o pagsasalin ng kapuspusan o ng bautismo sa banal na espiritu. Transferring, itinatransfer yung kapuspusan sa isang tao. No? Pinupuspos sila ng banal na espiritu. Kaya mababasa natin, di ba? Nung pinatungan ng kamay ng mga alagad ang isang tao, napuspos ng banal na espiritu. Ito yung paglilipat ng kapuspusan. Kung paanong ang kapuspusan ay naililipat sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay, in the same manner na kapag nagpatong ka ng kamay, maaari kang makapagsali ng masamang espiritu sa isang tao kapag hindi suko ang buhay. Kapag may mga bagay na talagang tinatago laban sa Diyos. Kaya maging maingat po tayo. At may mga leader na nalinlang ng mga mandarayang espiritu na may taglay na maruming espiritu na isasalin po yun mga kapatid. Totoo ang sinasabing transferring of spirit. Kaya nga po, pinagpe-pray ko sa Panginoon na one time ay muling makapag-seminar regarding bandage breaking. Kaya lang ang problema ko, hindi ko naman kayo mapapapunta lahat dito sa amin dahil malayo yung iba sa inyo. Galing kayo sa iba't ibang panig ng mga lugar, hindi ko rin po alam. Okay? So, yun ang pinagpe-pray ko sa Panginoon na kung paano natin gagawin at kung paano natin siya maisishare sa inyo. Regarding bandage breaking, no? Kasi totoo yan, hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay masasabi nating okay, no? Hindi natin masasabi na ang lahat ng nasa simbahan masasabi nating okay. Bakit? Meron tayong minsan na ipag-pray na talagang manggagawa ng isang simbahan nung pero siya ay nagkaroon ng karelasyon na lesbian. Actually, isa siya sa mga leader ng church at mga cell leader, ano? Pero nagkaroon ng pagkakataon na siya ay nagkaroon ng relationship sa isang lesbian. So ano nangyari? Ang problema yung lesbian na naging karelasyon niya ay involved sa witchcraft, no? At through phone, kina-counsel ko siya at kinakausap ko siya tungkol sa problema niya. At nung actually kung maririnig niyo matatakot kayo. Through phone na sa phone lang sa cellphone. Nung pinag-pray ko siya, biglang nagwala. Through phone, maririnig mo. Nagwala siya. Lumalabas yung masamang espiritu sa kanyang katawan. At maririnig mo yung tongues na ginagawa niya is demonic tongues talaga. Tapos through phone, maririnig mo, suka siya ng suka. Labas ng labas. Nung nire-rebuke na natin yung evil spirit sa kanyang katawan, labas ng labas. True phone yun, ha? True phone. Kaya alam nyo, hindi lahat ng nakatayo sa loob ng simbahan is okay.
maging alerto kayo at maging mapag-ingat kayo. Hindi lahat na nagsasabing siya ay lingkod ng Diyos ay totoong lingkod ng Diyos. Hindi lahat na makikita ninyong nakatayo sa pulpito ay masasabing yung talagang banal na husto. Maging maingat po tayo. Sinasabi ko po ito sa inyo para maging aware kayo at huwag po tayong maloko. Kahit pastor, ingatan ang sarili. Ano po? Huwag tayong papayag na basta hawakan tayo sa mga parte ng ating katawan. Eh kung lalaki, mag-iingat din po. Hindi porke lalaki, okay na. No? Bakit? May mga leader din. Nahirap kasi baka sabihin, naninira po tayo. O sige, total diretsahan lang tayo dito. No? Wala tayong mali-mali siya. No offense ha. Nag-expose tayo dito ng mali. May mga leader kasi na mga bakla. Totoo po yan. No? Totoo po yan. May mga leader na mga bakla sa mga simbahan. Kaya dapat maging maingat. Hindi porke lalaki, lalaki. Or, kagaya nga ng binabanggit ko, maaaring straight na lalaki yung pastor, yung pinagpe-pray mo naman pala ay bakla. At gustong gusto yung pastor. Kaya pala laging pa-pray ng pa-pray kay pastor. Kasi gusto niya natatouch siya ni pastor. Kasi bakla. Alam niyo po yon. Sa bandage breaking, marami na tayong natulungan na mga alipin, yung mga homosexuals and lesbians. Alam niyo, hindi alam ng pamilya nila na bakla sila at tomboy. Doon lang nalaman sa bandage breaking nung nagpatotoo na mula sa kanilang pagkakalaya sa pagiging bakla at tomboy. Doon lang na-reveal na sila mga bakla at tomboy. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Hindi porke pastor, hindi porke leader ng simbahan, hindi porke diakono, hindi porke manggagawa, ay dikit na tayo ng dikit, patong ng kamay, mag-iingat po tayo. Alam nyo, one time, eto, ikwento ko sa inyo ng mabilisan. One time, ay naimbitahan yung aking pastor sa isang probinsya, no? sa may lugar ng San Miguel, Bulacan. Yan. Naimbitahan na magsalita. Sapagat ako nung panahon na yun ay laging kasakasama ng aming pastor. Kasi ako ang driver niya. Tapos siyempre, tumutulong ako sa kanya, sa kanyang mga misyon. Minsan ako ang pinagpapatotoo niya. Minsan ako ang nagli-lead ng worship kapag altar call na. Yun ang aming trabaho lagi. Ngayon, one time, nagpunta kami doon sa isang pastor, dumalaw kami, at siya ang magiging tagapagsalita kinaumagahan, yung aming pastor. So, siya ay natulog sa bahay ng pastora. Ako naman ay natulog sa bahay ng manggagawang lalaki. Eto na. Habang kami ay, nung nauna ako natulog, yung manggagawa nung simbahan na yun na lalaki, napakasipag. No? At talaga napakabait, napakasipag. Alas 9 na ng gabi, naglilinis pa. So natutulog na ako doon sa kanyang kubo-kubo dahil doon ako matutulog. Parehas naman kami lalaki. Nung natutulog na ako, bigla ako na naginip. No? Sa panaginip ko, ako ay nakatayo sa pintuan ng kanyang kubo at yung lalaking tinutukoy ko na manggagawa ay nasa loob ng kanyang kubo. Kaya lang ang senaryo ay ito. Naka-t-shirt siyang puti, pero ang suot niya ay underwear lang sa pambaba. Ang problema, ang suot niya, underwear ng babae. So paano kung nalaman underwear ng babae? Kasi merong tatak na Hello Kitty doon sa may puwitan. Underwear na pambabae talaga. Bigla akong nagising. At nung paggising ko, yung kabog ng dibdib ko matindi kasi baka mamaya katabi ko na, parang ganun ang dating. Pero alam po ninyo, paggising ko, merong tinig na nagsasalita sa puso ko na kausapin mo yung pastor niya. Kausapin mo yung pastor niya. Yun yung inspiration ng Panginoon na nilalagay sa puso ko. Hanggang sa siyempre, kabadong-kabado ko, alas 11 pa lang yata. Wala pa rin sa higaan, nag-aayos pa rin ng church. Ano? Hanggang sa nakatulog uli ako. Tapos naramdaman ko, pumasok na rin, natutulog. So siyempre, nagpe-pray naman ako sa Panginoon. Walang anumang mangyaring hindi maganda. Kinaumagahan, mga bandang alas 4, alas 5, gising na rin agad. Nag-aayos na naman sa simbahan. Napakasipag, ano? Pagising ko, sobrang bagabag ng puso ko. At ang inspiration na nilalagay ng Panginoon sa puso ko ay, ano yun siya, tawag dito, yung sabihin sa pastor. Yun ang inaano sa akin. Pinupush ako ng Holy Spirit na sa kausapin yung pastor niya.
Since ako po ay visual artist po kasi ako eh, fine arts ang aking course nung college. So marunong akong makapag-drawing. Lahat ng nakita ko sa panaginip, dinrawing ko. Through visual, pinakita ko sa pastor namin, sa kasama kong pastor. Sabi ko, nakita ko po ito eh. Pinakita sa akin ng Panginoon kagabi sa panaginip. Kasi mga kapatid, isa yun sa gift na binigay sa akin ng Diyos. Kapag mayroong ginagawang hindi magandang isang tao, pinapakita sa akin sa panaginip. Maaring yung ginagawa mo ay nakalipas ng taon, dekada na ang nakalipas, or kasalukuyan mong ginagawa, or gagawin mo pa lang, o mangyayari pa lang sa buhay ng isang tao. Pinakikita sa akin yun ng Diyos yun para maging warning. At yan ay ilang beses nang nangyari sa akin and very accurate. That time, pinakita siya sa akin. Ganun ang itsura. E di ito na ngayon. Dinrawing ko, pinakita ko sa kasama kong pastor. So sabi ng kasama kong pastor, ay lika, kausapin natin yung kanyang pastor. Kasi kilala ko ng aming pastor na yun ang kaloob ko, yun ang gift ko. Kinausap namin yung pastor niya, pinakita ko yung drawing, sabi ko nakita ko po ito. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero itong pinakita sa akin ng Panginoon. Alam niyo, sabi ng pastor niya, pastor, atin lang po ito ha, totoo po yan. So kinonfirm ng kanyang pastor na totoo. Ano pong totoo? Kami lang po nakakaalam niyan. Ako at siya at yung dati kong asawa na namatay. Sabi ng ganun. Bakla pala dati. Bakla yung kanyang manggagawa. Pero pag nakita ninyo, hindi mukhang bakla. Wala kayong makikitang bakas. No? Pero nung nag-aral po siya sa Bible School, sinuko na po niya yan sa Panginoon. Ngayon, ang question sa akin, kung ito ay sinuko na niya sa Panginoon, eh bakit pinakita pa sa akin ng Panginoon? There's something wrong. At yung problema pinagdadaanan niya is related sa kanyang nakalipas. Pinatawag ngayon siya. Kinausap po siya, pinakita ko yung drawing. Alam niyo, sabi nung manggagawa, Pastor, totoo po yan. Kasi nung bata po ako, inabuso po ako ng tiyuhin ko. O isipin niyo ah, lalaki sa lalaki. Inabuso po ako ng tiyuhin ko. Mula po nung inabuso ako, nakaramdam na po ako ng ganyan, naghahanap na po ako ng lalaki. Kaya yung sinasabi ko sa inyong transferring of spirit through laying on of hands ay totoo. No? Bakit nagtatransfer yun? Kagaya na nangyari sa kanya, hindi lamang siya nahawakan ng kamay, inabuso pa siya. So nagkaroon ng transferring of spirits, that's why siya mula sa pagkabata, ang hinahanap niya, lalaki na din. Nagkaroon na siya ng last of the bliss, kaya lang ang pinagnanasaan niya, kapwa niya lalaki. Ngayon, sabi niya, ito po ay sinuko ko na sa Panginoon nung nag-aral ako sa Bible School. Ngayon, sabi ko, kung ito ay sinuko mo na sa Panginoon, bakit ipinakita sa akin ng Diyos? Hindi rin niya alam. Alam niyo, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Ang tanong ko sa kanya ito, sabi ko, Brad, nagmamasturbate ka ba? Nagmamasturbate ka ba? Nung pagtanong ko sa kanya ng ganun, hindi na siya sumagot. Yumuko na lang na umiiyak. So ibig sabihin, totoo. Sabi ko, Brad, kapag yun ay nararamdaman mo, sabi ko, at ang masama, pag nakakaramdam siya ng sexual desire, lalaki ang hinahanap niya, ina-attacke siya. Kaya nga, ang sabi niya sa akin, sinuko ko na po yun sa Panginoon, pero minsan po, Pastor, ano po eh, parang bumabalik sa akin, pinipilit na ibalik sa akin ang kaaway yung nakaraan ko. Sabi ko sa kanya, Brad, nagmamasturbate ka ba? Sabi ko sa kanya ganyan, hindi na siya sumagot, no? Tapos tinanong ko ulit, nagmamasturbate ka ba? Ay, ang tanong ko pala, sabi ko, pag dumadating sa'yo, Brad, yung ganyang klaseng pakiramdam, pag nakakaramdam ka ng ganyan, ina-atake ka ng kaaway, anong ginagawa mo? Sabi niya sa akin, nagpipray po ako. Nagpipray, sabi ko, alam ko nagpipray ka. Pero anong ginagawa mong remedyo pag nakakaramdam ka ng ganyan? Hindi siya makasagot. Ako sumagot, sabi ko, Brad, nagmamasturbate ka ba? Pagkasabi ko nagmamasturbate, sumagot siya ng oo. Yun ang entry point sa kanya ng kaaway. Pinararaos niya yung kanyang sexual desire na ang kanyang isip at puso sa lalaki na katuon. Kaya napakadelikado mga kapatid. Kaya yun yung lagi ko sinasabi, hindi lahat ng nakatayo sa harap is okay. Kaya nga kailangan natin ng kapuspusan ng banal na spirito. Kaya kinakailangan natin ng pagkilos ng Diyos. Kinakailangan natin ng kapangyarihan ng banal na spirito na siyang babago sa atin. Bakit? Tuso ang demonyo. Kaya ito yung lagi ko sinasabi, maging maingat tayo
no? Especially sa mga churches natin. Ingatan ninyo yung mga anak ninyong involved sa ministry na may mga leader-leader, okay lang naman yan. Pero mga kapatid, kapag kayo ay nakakakita na ng may mga nag-aakbayan sa loob ng simbahan ninyo, kapag ang mga leader-leader dyan ay may pahawak-hawak na sa mga young people, sa mga dalaga, sa mga babae, ma-alerto na kayo. Meron ng mali dyan. There's something wrong. Nakakakilos ng kaaway, hindi nyo pa alam. Bakit? Kasi ang mindset ninyo nakaset sa sinasabing respect, respeto sa leader. Kumbaga, dahil may respeto kayo sa leader na may pahawak-hawak, ang tingin nyo okay lang yun at wala lang yun. Walang mali siya. Mga kapatid, pastor o ordinaryong tao, pare-parehong dinadapuan ng kasalanan yan. Pare-parehong dinadapuan ng temptation. Walang exemption. Kaya nga, dapat continuously ang buhay natin, lalo na kung ikaw ay lingkod, continuously nagpapasakop ka sa Diyos at pinapatay ang pita ng laman. Kinakailangan magpasakop tayo sa Panginoon at pairali ng kapuspusan ng banal na Espiritu na tutulong sa ating magtagumpay sa ating mga personal na kahinaan. So mamayang gabi ay ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral na ito at hindi natin matatapos. Akala ko matatapos natin agad ito. Number one pa lang tayo. May apat pa. No? So sana mamayang gabi ay matapos po natin ito. No? Salamat sa Panginoon. At ayun. Dawa ay nagdulot po ng kaliwanagan itong ating pinag-aralan sa inyong mga puso. Pero hindi ko sinasabing madismaya kayo sa mga pastor ninyo o kayo ay parang maging sobrang ingat nga ninyo na parang wala na kayong katiwa-tiwala. Hindi po. Okay ang laying on of, ang pananalangin sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ay okay. Laying on of hands, okay yan. Pero ginagawa po yan na may pag-iingat at dapat gawin ito ng merong responsibilidad. May kaakibat na responsibility at maingat na pagsasagawa para hindi makakilos ang kaaway. Okay? So, yan ang dapat nating gawin. So, salamat sa Panginoon at purihin ang ating Diyos. Darako na po tayo sa ating mga pananalangin. So, ihahanda lang po natin yung ating mga prayer. Okay? So, babalik po tayo for a while. Presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko,
pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Okay, sumuli tayo po'y darako na sa ating mga pananalangin at paglapit sa ating Panginoon.
At muli ay inaanyayahan ko pong bawat isa na makilahok at mag-agree sa ating mga pananalangin na ito bilang pagtugon ano, sa request ng bawat isa. So sa nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat may mga prayer request po tayo na naging answered prayer na mula po sa iba't iba natin mga kapatid na nagbigay ng kanilang request para maipanalangin sa ating Panginoon. Papasalamat tayo sa Diyos sa pagtugon ng ating Panginoon sa mga kahilingan at pananalangin ng ating mga kapatid. So ngayon po ay darako na po tayo no, sa ating pagdulog at pananalangin paglapit sa ating Panginoon. Let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tapos kami nagpupuri sa inyo, pinasasalamatan namin kayo, at patuloy namin kayong pinupuri sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, at hinihiling namin sa pagkakataong ito, anumang bagay na nakikita ninyo na hindi tama at hindi nakalulugod sa inyong harapan, ipagpatawad nga po ninyo, Diyos. Linisin niyo po kami ng inyong banal at makapangyarihang dugo at gawing karapat-dapat sa inyong harapan. Aking dinadalangin na patuloy na pagkilos niyo sa aming buhay, ang patuloy na paggawa, ang patuloy na pag-iingat ninyo sa bawat isa sa amin. Patuloy ko po nilalapit sa inyo ang bawat isa na tulungan niyo kami na patuloy na lumakad sa katwiran at kabanalan. Maghari sa aming mga puso at isipan ng banal na pagkatakot sa inyo. Na I-pray na sa oras na ito, dalangin kong patuloy na pag-iingat at pagpapala po ninyo sa bawat isa. Dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang aming iglesyang ito, ang Restored in His Presence Christian Ministries, na patuloy niyo pong gamitin ang church na ito sa place of revival, restoration, healing, and deliverance. Patuloy kayong kumilos sa amin, kayong patuloy na gumamit sa amin, Panginoon, patuloy kayong magpamalas ng kamanghamangang gawa ninyo, at patuloy niyo pong pagpalain at i-bless ang bawat isa. Dalangin ko po na patuloy niyo po kaming kilusin, Panginoon, patuloy kayong gumawa, patuloy kayong magbigay sa amin ng kaaliwan at kagalakan, at patuloy kayong magbigay sa amin ng pagtatagumpay. Panginoon banal, dalangin ko na patuloy niyo rin pagpalain ng lahat ng mga kapatiran, patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa, patuloy niyo yung gabayan ng bawat isa, patuloy niyo ingatan ang bawat isa. Dinadalangin ko po sa inyo sa oras na ito, na patuloy niyo pong pagpalain ang Jesus the Chief Cornerstone Ministries Incorporated sa pangunan ni Pastor Albert Padrigon at maging Lord ng kanyang asawa. Dalangin ko na sila yung gamitin ninyo, kayo din ang kanyang mga kasama at ang mga kapatiran, ang mga pastor na sila Pastor Enrique at maging si Pastora Nina, Panginoon. Patuloy ko pong nilalapit sa inyo, na ingatan niyo pong sila lahat, and I pray, Lord, na bigyan niyo po ng kagalingan si Sister Nina, Panginoon, si Pastora Nina, sa kanyang karamdaman, Panginoon. I pray na siya hipuin po ninyo, na inyo papagpalat po kapangyarihang kamay, at ibalik ang normal na kondisyon ng kanyang pangangatawan. Kabayan niyo po siya at ingatan at balutan na inyong banal at makapangyarihang dugo, at ipagkaloob, Panginoon, ang kagalingan sa kanya, sa pangalan ni Jesus. Patuloy ko rin pong inilalapit sa inyo ang lahat ng kanilang mga katuwang sa gawain, sila Atine, Ate Nitz, Ate Nani, Ate Wing, Kuya James, Kuya Rocky, at Ate Ann. Patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang gabayan at bigyan ng lakas, ingatan at samahan niyo po silang lagi, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan din at pagpalain ang Christ New Creation International sa pangungunan ni Bishop Alex Manipon. Ingatan niyo po siya, pagpalain at bigyan ng kalakasan, ang kaaliwan, kagalakan at katatagan ay patuloy na makita sa kanyang buhay. Ingatan niyo po ang kanyang mga ministeryong ginagumpanan, ang lahat ng mga kanyang mga mali sa buhay ay ingatan at pagpalain din po ninyo. Samahan at gabayan niyo po silang lagi, Panginoon. Patuloy ko rin pong inilalapit sa inyo sa oras na ito ang lahat ng mga manggagawa sa New Zealand, Bishop Al, kay Bishop Ronnie, Panginoon. Kayo rin pong patuloy na magpalat, magingat para sa kanya. Samahan at gabayan niyo rin po siyang lagi, patuloy na pagpalain at ingatan din. Dalangin ko, Lord, na lahat ng mga iglesia at mga leaders na nasasakupan niya at nasa ilalim ng kanyang mga pamumuno ay pagpalain at ingatan din po ninyo. Patuloy ko nilalapit sa inyo at tinadalangin sa oras nito ang lahat ng mga kapatiran sa church, pamilya ni Ate Irene Coronado, kanyang asawa at anak at apo, Nanay Lumen, ay patuloy ko nilalapit sa inyo. Kayong patuloy na magpalat, magingat sa kanila, magpala sa kanilang kabuhayan at patuloy silang bigyan ng lakas. Tulungan niyo po si Ate Irene at patuloy siya lumakas at tumatag. Ingatan at samahan niyo po siya at bigyan ng kaaliwan at kagalakan sa kanyang puso. Pagpalain niyo po siyang lagi, dakilang Diyos. Kayin din, patuloy kong dinadalangin sa inyo ang lahat ng pag-iingat at gabay sa buhay ni Pastor John Clavita. Kayong patuloy na magpalat, magingat sa kanya.
paggabayan. Bigyan niyo po siya ng kalakasan sa oras nito, Panginoon. Patuloy niyo rin po siyang gamitin sa ministry, and I pray na ang pagkakatawag sa kanya ay lubusang maganap according to your purpose, according to your will. Pagpalain niyo po siya, palakasin niyo po siya, gabayan niyo po siya, Panginoon. Gayun din, ang dalangin ko, Panginoon, para po sa kanyang asawang kay Monique, kayo patuloy mag-ingat din sa kanya at magpala, gumabay at magbigay ng kalakasan. Pagpalain niyo po ang kanyang puso at isipan, ingatan at pagpalain niyo po siyang lagi sa abot ng kanyang makakaya, Panginoon, kayo patuloy magpatibay ng kanyang pananampalataya. Gayun din, ang kanyang mga anak, ingatan niyo po silang lahat, Panginoon. Pinapasakop po sila sa inyong pagkilos, sa inyong kapangyarihan, at sa inyong kagandahang loob. Patuloy ko dinadalangin sa inyo sa oras na ito, Sister Dolores Dumlao. Kayo din, Lord, ang kanyang asawa at mga anak, ay patuloy rin po pagpalain at ingatan ang inyong pagsama, ang inyong kabutihan, ang inyong kagandahang loob. Ang patuloy nilang maranasan sa lahat ng pagkakataon sa kanilang buhay, kayo patuloy na gumabay at magpala sa lahat ng oras, Panginoon. Ingatan niyo po silang lagi at patuloy din po samahan. Patuloy ko nilalapit sa inyo sa oras na ito ang pamilya ni Sister Mercedes Pauyon. Kayo rin pong patuloy na magpala at magingat para sa kanyang asawa at mga anak. Gabayan niyo po silang lagi, patuloy na pagpalain ang kanilang kabuhayan. Ang pamilya ni Ate Maide Reyes, Kuya Tommy at ang kanilang mga anak ay pagpalain din po ninyo. Samahan at ingatan niyo po silang lagi, bigyan ng kalakasan, ang kaaliwan at kagalakan ay mamalagi sa kanilang mga puso at kanilang mga isip. Sister Maripi Baluis, ang kanyang asawa at mga anak ay pagpalain din po ninyo. Kayong patuloy na magpalakas at gumabay. Kayong patuloy na tumulong at mamigay ng kaaliwan at kagalakan para sa kanila. Pagpalain at samahan niyo po silang lagi, dakilang Diyos. Gayun din, ang pamilya, Panginoon, Nanay Isay Coronado, kayo patuloy na magpala sa kanya at magingat. Samahan niyo po siya at palakasin at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sister Rhea Lerios, kanyang asawa at mga anak, kayo pagpalain din po ninyo. Kayong patuloy na magpatibay at magpatatag ng kanilang pananampalataya. Kay Sister Marian Rodriguez, kanyang asawa at mga anak, kayo pagpalain din po ninyo. Kayong patuloy na magpalakas at magpatibay sa kanilang pananampalataya. Ang inyong banal na pag-iingat at pagsama ay patuloy niyo pong ipagloob sa bawat sa kanila. Gayun din kay Karen Coronado, langin kong patuloy niyong pagpapala at pag-iingat niyo po sa kanyang buhay, sa kanyang asawa at mga anak, pagpalain niyo po silang lagi. Gayun din, Lord, pamilya ni Ate Bing Francia, kanyang asawa at mga anak at apoy, pagpalain po ninyo. Kayong patuloy na kumatagpo at mag-ingat sa bawat isa at magbigay ng kaaliwan at kalakasan sa kanilang buhay. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo ang Sister Cheryl Badulis, Panginoon, maging kanyang mga anak. Kayong patuloy na kumilos at magpala sa kanilang buhay, O Diyos, at patuloy na ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Kay Stephen Coronel, patuloy po siyang pagpalain at ingatan sa kanyang pagtatrabaho. Ang pagsama ninyo, Panginoon, at ang pagpapala ay mananatili sa kanyang buhay, Panginoon. Gamitin niyo rin po siya sa ministry. Kayong din, ang patuloy na pag-iingat at pagpapala po ninyo kay Brother Jelbrix Palparaiso, ang lahat ng mga kaloob at talento na pinagkaloob niyo sa kanya ay magamit sa kapurihan at karangalan ng inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Kayo din, Lord, para kay Sister Christy Oliva, sa kanyang asawa at mga anak, ang pagpapala at pag-iingat po ninyo ay mamalagi at manatili sa kanilang buhay. Inanay Purification Lamera, patuloy rin po pagpalain ng kanyang asawa at mga anak. Ingatan at gabayan niyo po silang lagi at ilayo sa lahat ng uri ng kapamakan. Kay Sister Hermie Perihiliana, dalangin ko ang patuloy na pagkilos at pagpapala po ninyo sa kanyang asawa at mga anak. Gabayan at ingatan niyo po silang lagi at patuloy na bigyan ng kalakasan. Kay Brother Wilmer Borbe, dalangin ko ang patuloy na pagpapala at pag-iingat po ninyo sa kanyang asawa at mga anak. Kayo patuloy na gumabay, magbigay ng kalakasan at mag-ingat sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Patuloy niyo rin pong pagpalain, Sister Jasmine Francia. Ingatan niyo po siya, maging kanyang asawa at mga anak. Patuloy niyo po silang i-bless sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko ang kanyang nanay na na-stroke. Kayo patuloy na kumatagpo at mag-ingat at magbigay ng kalakasan para sa kanya. Dalangin ko na ibalik niyo po sa normal na kalagayan at kondisyon ang kanyang buong pangangatawan. Kayo din ang nag-aalaga sa kanya na kanyang bunsong anak. Ingatan at tingin niyo po siya ng lakas. Ang kanilang tatay ay patnubayan niyo po at ingatan din at ilayo sa anumang uri ng kapamakan. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo sa oras na ito, si Sister Rosmin Francia, kayong patuloy na magpala at magingat para sa kanya at kumabay, magbigay ng kalakasan at kagalakan sa kanyang puso, pagpalain niyo po siyang lagi dakilang Diyos at ilayo rin po sa lahat ng uri ng kapamakan. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo sa oras na ito, Sister Rosemary Coronado, kayong patuloy na magingat at magpala sa kanyang Panginoon at magbigay ng kagalingan, O Diyos, sa kanyang mga karamdaman. Kayong patuloy na magpatatag ng kanyang pananampalataya, hikuin niyo po siya ninyong mapagpala at makapangyarihang kamay at pag-ingatan din, Lord, ang kanyang asawa at maging kanyang anak.
Patuloy niyo pong pagpalain si Sister Sheila Postrato. Ingatan at gabayan niyo po siya lagi at bigyan ng kalakasan. Kayong patuloy na gumabay, kayong patuloy na magpala sa kanya sa lahat ng pagkakataon ng kanyang asawa at anak. Ay gayon din, ingatan din po ninyo Panginoon. Kay Ate Helen Francia, dalangin kong patuloy na pagkilos at pagpapala po niyo sa kanyang asawa at mga anak. Ingatan at gabayan niyo po silang lagi at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Dalangin ko po Panginoon, patuloy niyo po siyang samahan, patuloy niyo po siyang pagpalain at pagtibayin sa kanyang pananampalataya. Kay Jason Barquila, kanyang mga magulang at kapatid, kinadalangin ko po sa inyo, kayong patuloy na magpalat, magingat sa kanilang buhay at patuloy na magbigay ng kalakasan. Kinadalangin ko rin po sa inyo ang pamilya ni Biena, patuloy niyo pong pagpalain at bigyan ng kalakasan ng Diyos. Kanyang mga mali sa buhay, ang kanyang mga magulang at kapatid, pagpalain din po ninyo. Kay Ate Vicky, dalangin kong patuloy na pagkilos at pagpapala ninyo sa kanyang buhay. Ingatan niyo po siyang lagi at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Dalangin ko Lord ang patuloy na pagkilos ninyo sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang asawa, maging sa kanyang mga anak at apo. Pagpalain at ingatan niyo po lagi, Panginoon. Kay Chica Reyes, dalangin kong patuloy na pagpapala at pag-iingat ninyo. Gabayin niyo po siyang lagi, dakilang Diyos. Kanyang mga magulang at kapatid, ingatan din po ninyo. Kay Sister Maricel Baldomino, talangin ko patuloy na pagpapala at kalakasan na mula sa inyo. Gabayin niyo po siyang lagi at ilayo din po sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kay Sister Amber Opinion, talangin ko patuloy na pagbibigyan niyo ng kalakasan sa kanya at paglalim ng kanyang pananampalataya. Pagpalain niyo rin po siya, Panginoon. Kay Rosemary Pianal, Juliet Ortega, Thea Bagayan, talangin ko patuloy na pagpapala at pagkilos niyo sa kanyang buhay. Ingatan at samahan niyo po silang lagi, O Diyos. Patuloy na bigyan ng kalakasan at kaaliwan sa kanilang mga puso at isipan. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo si Sister Lolita Samela. Kayong patuloy na gumabay at mag-ingat pagi sa kanyang asawa at mga anak. Pagpalain niyo po sila at ilayo sa lahat ng uri ng kapamakan. Patuloy rin pong pagpalain si Charmin Piamonte. Kayong patuloy na humubog at magpala sa batang ito. Ingatan at samahan niyo po siyang lagi at patuloy na bigyan ng kalakasan. Si Ma'am Eds Capin at si Israel Capin, dalangin kong patuloy na pagpapala at pag-ingat niyo rin po sa kanilang buhay, ang kanilang anak ay gabayan niyo po. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at ilayo sa lahat ng uri ng kapamakan. Kaya din po kay Sister Maylin Balwis, kayong patuloy na magpala at mag-ingat sa kanya. Gabayan niyo po siyang lagi, dakilang Diyos, at patuloy na bigyan ng kalakasan. Pagpalain din po ninyo ang kanyang asawa at maging ang kanyang mga anak. Dalangin ko na patuloy niyong patatagin at pagtibayin ang kanilang spiritual na pamumuhay. Gayun din po kay Brother Adelino De Leon, dalangin ko patuloy na pag-iingat at pagpalaan ninyo sa kanyang buhay. Samahan at ingatan niyo po siyang lagi at patuloy din bigyan ng kalakasan. Ang kaaliwan, kagalakan at pagpapala po ninyo ay patuloy na sumakanya. Gabayan niyo po siyang lagi, dakilan Diyos, at patuloy na pagpalain. Patuloy ko nilalapit sa inyo si Sister Janet Season na mayroong lung cancer. Kayong patuloy na kumilos at mag-ingat para sa kanya. Pagpalain niyo po siyang lagi, dakilang Diyos, at bigyan ng kagalingan ng kanyang karamdamang ito sa kanyang pisikal na pangangatawan. I pray na hipuin niyo po siya ninyo mapagpalad makapangyarihang kamay, bigyan ng kaaliwan at bigyan ng kalakasan. I pray na patuloy niyo po siyang tulungan na maging matatag at maging matibay sa kanyang pananampalataya sa inyo. Dalangin ko Panginoon na patuloy niyo po siyang samahan at ipagkaloob din ang kanyang mga pangailangan sa kanyang pang-araw-araw na gamutan. Dalangin ko Lord ang pagkilos ninyo sa kanya, patuloy niyo po ibalik sa normal ang kanyang kondisyon ng kanyang pangangatawan. Pagpalain at ingatan din po ninyo at patuloy niyo bigyan ng kalakasan o Diyos. Ang pamilya ni Prilin Morbos, kanyang asawa at mga anak, ingatan din po ninyo. Kayong patuloy na magpalakas, magpatibay at magpatatag sa kanika-nila mga pananampalataya. Dalangin ko rin po Lord ang patuloy na pagpapala at pag-iingat po ninyo para po Lord sa kay Sister Anacleta Clavita, kayong patuloy na kumilos at magpala para sa kanya. Ingatan at gabayan niyo po siyang lagi, bigyan ng kalakasan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo sa pagkakataong ito si Fernando Bayawan Ruiz Jr. na kayong patuloy na magpala at magingat sa kanya. Samahan at gabayan niyo po siyang lagi at ilayo din po sa lahat ng uri ng kapahamakan. Dalangin ko Lord na makakilala rin po lahat ng kanyang mga hamalas sa buhay at ang kanyang asawa Lord ay makasal na rin po silang dalawa. Kay Paul Jens Ocampo, dalangin kong guidance, strength and protection. Pagpalain at ingatan niyo po silang lagi o Diyos at pagtibayin din po siya sa lahat ng mga pagsubok na maaari niya maranasan. Kay Brother Ronald Uba, dalangin ko ang guidance sa kanyang family. Patuloy kayong gumawa, patuloy kayong kumilos
at pagpalain at ingatan niyo po. Maging ang kanyang mother-in-law, Panginoon, ay dalangin ko na makalaya sa lahat ng mga stress, lahat ng mga bigatin at kaisipan na nasa kanya. Tulungan niyo siya magtagumpay, Panginoon. Patuloy ko rin dinadalangin sa inyo, Sister Marieta Valparaiso, na makalakad namang maayos, Panginoon, at kay si Brother Angel ang pananakit ng kanyang balakang. Ito po'y maging maayos na rin po at gumaling. Kay Jake Barquila, dalangin kong kagalingan para sa kanya. Hipuin niyo po siya na inyong mapapalad makapangyarihang kamay at bigyan, Panginoon, ng kalakasan at kagalingan, O Diyos. Lord, yung kanyang epilepsy, ito po'y hipuin ninyo at pagalingin sa oras na ito at alisin sa kanyang katawan, Panginoon. Patuloy kong dinadalangin sa inyo si Ellen Gamara. Pagkalooban niyo po siya ng kapayapaan ng isip, bigyan ng kalutasan sa mga problema, gabayan sa lahat ng mga decision making na kanyang gagawin. Ang kanyang anak na si Rachel Manalo, dalangin ko na bigyan niyo po ng kagalingan sa kanyang infection sa dugo. Hipuin niyo po siya ninyong papapalad makapangyarihang kamay at ibigay ang kagalingan para sa kanya. Patuloy ko nilalapit sa inyo ang mga anak na si Marco at si John John. Pagpalain at ingatan niyo po silang lagi at patuloy na bigyan ng kalakasan. Patuloy ko rin po nilalapit sa inyo ang Daughter of Faith Fatima Binangonan sa pangunan ni Pastor Rafael Gulpan, Pastora Noemi, kayo din ang kanilang mga anak at apo ay patuloy ko nilalapit sa inyo. Dalangin ko na sila yung pagpalain at ingatan ninyo, bigyan ng kalakasan at ilayo sa lahat ng kanilang kapamakan. Provide niyo po, Lord, ang lahat ng kanilang needs. Kayo patuloy na gumawa at kumilos sa kanilang buhay. Ang lahat ng mga manggagawa at kapatiran at kabataan ay pagpalain din po ninyo. Kayong patuloy na magbigay ng lakas, kayong magbigay ng kaaliwan, kayong magbigay ng pagtatagumpay sa bawat isa sa kanila. Patuloy rin po pagpalain ang mga young people na sila Rose Ann at Andre. Ingatan at pagpalain at samahan niyo po silang lagi. Patuloy din pong bigyan ng kalakasan. Nadalangin ko po sa inyo, Lord, sa oras na ito si Joseph Cho na mayroong cancer sa lalamunan. Ingatan niyo rin po siya at bigyan ng lakas at ilayo sa lahat ng uri ng kapamakan. Pagpalain, ingatan at samahan niyo rin po siya, Panginoon. Patuloy ko rin po nilalapit sa inyo si Imelda Gio. Dalangin ko ang patuloy na pagkilos niyo sa kanyang buhay na makakita po siya ng panibagong trabaho, Panginoon. And I pray na yung kanyang asawa ay makakilala rin po sa inyo, Panginoon. And then kay Maria Soledad Pascua, dalangin kong patuloy na pagkilos niyo po sa kanyang buhay. Bigyan niyo po siya ng kagalingan sa oras na ito. At dalangin kong nabigyan niyo po siya ng kaliwanagan mula sa inyong mga salita na magdudulot ng pagtibay ng kanyang pananampalataya sa inyo. Ang pamilya ni Brother Jonathan Guevara, maging kanyang asawang si Ate Ann at ang kanilang mga anak ay pagpalain din po ninyo. Ang kalakasan na mula sa inyo ay mamalagi sa kanilang buhay. Samahan at ingatan niyo po silang lagi at patuloy na bigyan ng kalakasan. Pagpalain niyo po sila dakilang Diyos. Ipuin ninyo mapagpalat makapangyarihang kamay at ipagkaloob ang pag-ibig at pagmamahal kaaliwan sa kanilang mga puso. Patuloy niyo po silang gamitin sa ministry and I pray na bigyan niyo po sila ng pagtatagumpay sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Dinadalangin ko po sa oras na ito na patuloy niyo po silang gabayan, yung guidance and strength and provisions ay patuloy niyo po ibuhos sa kanilang buhay. Si Ate Joy Bautista, pagpalain niyo po siya, Panginoon, sa araw na ito, sa kanyang kaarawan. Patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas, O Diyos, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang araw na ito at buong maghapong ito sa kanyang buhay. Gawin niyo po itong special para sa kanya. Salamat sa panibagong taon na pinangkaloob niyo sa kanyang buhay. And I pray na patuloy niyo po siyang ingatan at pagpalain, O Diyos, at bigyan ng kalakasan sa kanyang physical na pangatawan, maging ang kanyang spiritual na pamumuhay, ay patuloy niyo pong palagawin at patuloy na pagtibayin. Dalangin ko na patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon, ang kanyang asawa at mga anak at apo. Pagpalain at ingatan niyo pong lagi at ibuhos ang iyong bukal ng pagpapala sa kanilang buhay, dakilang Diyos. Patuloy kong dinadalangin sa inyo sa oras na ito ang De Mesa family, si Karen Leona, Margaret, DM, Nene, Neil, at Myla De Mesa. Kayong patuloy na magpalap, mag-ingat para sa kanila. Samahan at gabayan niyo po silang lagi. Kay Margie Javier at Lucito Javier, adalangin ko ang restoration ng kanilang pananampalataya, ang paglago sa kanilang pananampalataya ay patuloy niyo po ipagkaloob para sa kanila. I pray for financial breakthrough sa kanilang buhay, ingatan at pagpalain niyo po silang lagi. Dalangin ko ang proteksyon para kay Cherilyn Lucas Bracia, ingatan at pagpalain niyo po siyang lagi at patuloy na bigyan ng kalakasan. Kay Ruby, ay kay Jocelyn Francia, dalangin ko ang patuloy na pagbibigay ng kapayapaan ng kanyang puso at isipan. Dalangin ko naman po, Lord, ang kagalingan sa rectal cancer para kay Fritz Fernandez Pensalida. Hipuin niyo po siya ninyong pamagpalit makapangyarihang kamay at ipagkaloob ang kagalingan sa kanyang physical na pangangatawan. Patuloy ko nilalapit sa inyo sa oras na ito ang pamilya ni Sister Venus Ramos. Ang kanyang mga anak ay pagpalain at ingatan ninyo. Ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at ibuhos ang bukal ng pagpapala sa kanilang tahanan. Dalangin ko po ang Susawa, Francia, Coronado, Monreal,
Kosare, Kapuno, Brion, Maghirang Family na patuloy niyong bigyan ng kalakasan at pagpapala sa kanilang buhay. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng kapahamakan at patuloy na ingatan at gabayan at bigyan ng kalakasan. I pray na sila makakilala rin po sa inyo at makarinig ng mabuting balita na mula sa inyo. Patuloy niyo pong pagpalai si Mary Lord Alsola. Dalangin ko ang patuloy na kalakasan para sa kanya at maging sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kapatid at magulang, silang lahat, ibigyan niyo po ng kalakasan. Ang asawa ng kanyang kapatid na stroke, ibigyan niyo po ng kalakasan. And I pray na gumaling na rin po, O Diyos. Dalangin ko na pagpalain niyo po at makarinig na mabuting balita ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, mga kapatid niyang nasa Laguna. Ingatan niyo po, kayo patuloy na mag-ingat at magpala sa kanilang mga buhay, O Diyos. Kay Pastor Tommy Carantang, I pray for strength and protection and spiritual covering, Panginoon. Maging sa kanyang asawang si Ate Arlene, ingatan niyo po at bigyan ng kalakasan at ilayo din po sa lahat ng uri ng kapamakan. Kay Leonila Monreal, I pray for spiritual strength na mula sa inyo. Pagpalain niyo po siya at bigyan ng kagalingan sa oras na ito. Ingatan niyo po siya at samahan at patuloy na bigyan ng kalakasan sa kanyang buhay. Kayo din po Lord, kay Rene Boy Canta, katagpuin niyo po siya Panginoon at bigyan ng kalakasan at tulungan niyo sa Lord na magkaroon ng pagbabago sa kanyang sarili. Hipuin niyo po siya ninyo mapagpala at makapangyarihang kamay at patuloy na bigyan ng kagalingan at kalakasan sa kanyang buhay. Lord, yung kanyang drug addiction, tanggalin niyo po ito. Tulungan niyo siya makalaya at magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Patuloy kong dinadalangin sa inyo sa oras na ito si Carlos Policarpio na may emphysema at diabetes. Ang kagalingan ay patuloy na sumakanya sa oras na ito. Hipuin niyo po siya ninyo mapagpala at makapangyarihang kamay. Kay Myla Anosensyon na may dialysis patient, I pray na siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman at ipagkalob niyo po ang kanyang mga pangailangan sa bawat araw. Patuloy ko dinadalangin ng pamilya ni Mike Gabuya, I pray for strength and provisions and guidance sa kanilang lahat. Kay Jessica Combinido Bognalos, dalangin ko ang breast cancer na nasa kanyang katawan. Ingatan at pagpalain niyo po siya at bigyan ng lakas sa oras nito. Alisin ang lahat ng takot at pangamba sa kanyang puso at palitan ito ng pag-asa na mula sa inyo. Dalangin ko Lord na siya ibigay niyo po ng kagalingan at ipagkaloob din ng lahat ng kanyang pangangailangan sa mga gamot na kanyang gagawin. Dalangin ko rin pong nanay ni Sister Marites Dugan na kayo pong patuloy magbigay ng lakas. I pray na siya ay makarecover sa kanyang pagkakaparalyze ng kanyang buong katawan at dalangin ko siya makakilos na muli at bigyan ng kalakasan at kaaliwan at kagalakan sa kanyang buhay. Bigyan niyo po siya ng kapanatagan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanyang nanay na ito. Ang pamilya ni Sister Marjorie Ocampo ay dinadalaan ko, bigyan niyo po ng kalakasan. Pagpalain at ingatan niyo po ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang asawa at mga anak, ingatan niyo rin po at bigyan ng pagtatagumpay sa kanilang pananampalataya. Pagpalain at ingatan din po ninyo ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, ang Fabruada, Liagas at Gases family ay patuloy niyo pong pagpalain at bigyan ng kalakasan sa kanilang mga buhay. Kay Sister Gina Flores Nigma na cancer patient, dalangin ko rin po ang inyong patuloy na pagbigay ng lakas sa kanya. Ingatan niyo po siya at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. And I pray na i-boost niyo po ang bukal ng pagpapala sa kanilang buhay. Tulungan niyo po sila magtagumpay at ibigay ang kalakasan sa kanilang pisingal at pangatawan. At tanggalin ng lahat ng pangamba, takot sa kanilang puso at pagkalooban ito, Panginoon, ng katatagan at ng pagtitiwala sa inyo. Ngayon din dinadalangin ko sa inyo sa oras na ito si Lobel de Mesa na makarecover po totally sa kanyang karamdaman at ang kalakasan na ipagkaloob niyo po sa kanyang katawan, ang kanyang pamilya, ipatuloy niyo pong pagpalain at ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan. Patuloy niyo rin pong bigyan ng malusog na pangangatawan si Pat de Mesa at ingatan niyo po siyang lagi sa lahat ng oras. Dalangin ko rin ang patuloy na pagkilos at pagpapala po ninyo kay Corazon Gilbuena ang patali na kanyang asawa. Bigyan niyo po ng kagalingan sa kanyang karamdaman sa mata. Kanyang mga anak na walang trabaho ay pagkarooban niyo po ng hanap buhay, Panginoon. Kay Mary Clavita na ngayon ay buntis, ay pray na patuloy niyo po siyang ingatan at bigyan ng lakas. Katagpuin niyo po siya, ilayo niyo po siya sa tiyak na kapahamakan. Tanggalin, Lord, ang mayoma na nasa kanyang katawan. Hipuin niyo po siya ninyong mapagpalat mga pangyarihang kamay at pagkarooban ng kagalingan sa oras dito. Dinadalangin ko po na patuloy niyo po siyang ingatan at pagpalain at ang batang nasa sinapupunan ay maligtas at paproteksyonan sa anumang gawa ng kaaway. Si Sister Teresa Monreal, ang kanyang asawa at anak ay pagpalain at ingatan din po ninyo, kayong patuloy na magpatibay at magpatatag ng kanyang pananampalataya. Kayo din, ang kanyang tatay Apolinar Monreal ay proteksyonan din po ninyo at ipagkaloob ang lahat ng kanyang pangangailangan sa kanyang buhay. Patuloy niyo po ingatan at papalain si Jennifer Mariano sa kanyang pagbubuntis. Kayong humipo sa kanya, kayong magbigay sa kanya ng lakas, kayong magbigay sa kanya ng
ng pagtatagumpay at pag-iingat, Panginoon. Kay Joash Kane Coronel, patuloy kong dalangin ang pag-iingat, spiritual maturity, spiritual guidance, ay patuloy niyo po ipagkaloob sa kanya. Samahan at ingatan niyo po siyang lagi, Panginoon. Kay Sister Jasil Maabo, dalangin kong kagalingan para sa kanyang ovary. Hipuin niyo po ito na inyong mapagpalat, makapangyarihang kumay, at ipagkaloob mong kagalingan para sa kanya sa pangalan ni Jesus. Gayun din, patuloy kong dinadalangin sa inyo na ingatan at pagpalain din po ninyong kanyang asawa, si Larry Gulfan. Kayong patuloy na kumatagpo at mag-ingat sa kanya, pagpalain at ingatan niyo po siyang lagi, Panginoon. Kay the Lord, ang kanilang bunsong anak na si Sam, na mawala ng gana, Panginoon, sa paglalaro ng ML. Dalangin ko po si Jane Sales. Dalangin ko na patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang asawa at maging kanyang anak. Ingatan at gabayan niyo po silang lagi at ilayo din po sa lahat ng uri ng kapahamakan. I pray for healing. Dalangin ko, Lord, ng patuloy na ingat ninyo at gabay sa kanyang mga mali sa buhay, sa Ibanez family and Gulfan family. Pagpalain at ingatan niyo po silang lagi at patuloy na bigyan ng kalakasan, Panginoon. Tulungan niyo po si Sister Jane na magtagumpay sa mga pagsubok na kanyang mararanasan, at tulungan niyo sa Panginoon na makapaglingkod sa inyo na may buong katapatan. Pagpalain niyo po Sister Susie Bilyotica, patuloy kong dalangin na ang kanyang mga anak ay makasama sa mga pagsamba at pagpupuri sa inyo. Ang kanyang manugang na mga anak, dalangin ko ingatan niyo po at ito'y mga anak ng normal, Panginoon. Kay Amelita Pabilonia, patuloy niyo po siyang pagkalooban ng kalakasan at bigyan niyo po siya ng pagtitiwala sa inyo, at kayong patuloy na kumatagpo at kumilo sa kanyang buhay. Kay Lizelle Dokdokos Latosa, ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho ay pagpalain din po ninyo. Patuloy niyo po siyang samahan, and I pray na kanyang mga mahal sa buhay at kapatid, mga magulang ay makakilala rin po sa inyo at makarinig ng mabuting balita. Kay Brenda Hus, dalangin ko ang maayos na relasyon sa kanyang asawa. Tulungan niyo po sila, Panginoon, at isaayos ang mga bagay sa kanilang buhay. Patuloy niyo pong pagpalain at ingatan si Lenny De La Peña na magpatuloy din po sa paglilingkod sa inyo. Kay Lea Ulang na lumalim sa relasyon sa inyo, Panginoon. Kay Rosemary Quintos, dalangin kong kagalingan, strength and recovery sa kanyang karamdaman, Panginoon. Kay Eden Congues, dalangin kong kaligtasan sa buong family, restoration, spiritual and physical strength, ay patuloy niyo po ipagkaloob. Kay Vicente Comera and family, dalangin ko silang lahat ay makabalik sa paglilingkod sa inyo. Kay Sister Hannah Lagsilon, dalangin kong patuloy na pagkilos at pagpapala po ninyo sa kanyang buhay. Pagkaloob po ninyo ang kagalingan para sa kanya, kayong patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo sa oras na ito, Diyos, si Baby Sikat, na patuloy niyo pong pagpalain at ingatan ng kanyang anak at bigyan po ng kagalingan ang karamdaman sa kanyang pangangatawan. Kay Sister Beth Canales, dalangin ko na patuloy niyo pong katagpuin ang kanyang asawa na nasa ilalim ng impluwensya ng pangangalo niya. Ipuin niyo pong kanyang puso at alisin ang kanyang tanggalin, Panginoon, ang kanyang damdaming ito na iniligaw ng kaaway. Ibalik niyo po siya, Panginoon, sa kanyang asawa at muling ibalik ang kaisahan ng kanilang pagsasama. Dalangin ko na dumating ang araw na sila'y makasama rin po sa mga gawain sa inyo, hindi lamang kanyang asawa, maging kanyang anak. Dalangin ko na kanyang anak na si Sheila Canales na mayroong goiter, Panginoon, ipuin niyo po siya ninyo mapagpalat makapangyarihang kamay at ipagkaloob ang kagalingan sa oras nito. In the name of Jesus, ang kagalingan ay sumakanya sa pangalan ni Jesus. Kay Pilis Adisyon, dalangin ko ang good health para sa kanyang buong family and protection. Kayong patuloy na gumabay at mag-ingat at magbigay ng proteksyon sa bawat isa. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo sa oras nito si Elijah Adel Abalahon para po sa kanyang kapatid na si Prince Ornito. Dalangin ko na siya ay makapasa, Panginoon, sa kanyang interview for tourist visa padungong Hawaii. Ingatan at gabayan niyo po siya at tulungan na magtagumpay, Panginoon. Kayo ni Lord ng lahat ng family ng Abalahon, Sales, Gulfan, Sornito at Ibanez family, kayong patuloy na magpalat, magingat sa bawat isa, gabayan at bigyan niyo po silang patuloy ng kalakasan na mula sa inyo. Kay Sister Maribel De Leon, dalangin ko na patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang asawa na si Arnel. Ingatan niyo po siya, Panginoon, and I pray na makasama rin po niya sa paglilingkod at sa mga gawain sa inyo ang kanyang asawang si Arnel at ang kanyang anak na si Marinel na mayroong asthma. Dalangin ko na bigyan niyo po siya ng kagalingan, Panginoon. Kayo din ang prayer request ni Leonida Gulfan para sa kanyang mga anak, na pagpalain at ingatan niyo po't gabayan. Kayo patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa kanila, gamitin sa ministry na itinalaga po ninyo para sa kanila. At gayon din, Lord, ng kanyang asawa na nasa Hawaii, ingatan niyo po siya sa kanyang pagtatrabaho. Kay Amalia Malapit, ang kanyang anak, dalangin ko na ingatan niyo po ang kanyang anak at ito'y tumigil na rin po
tanggalan ng gana at interest sa paglalaro ng ML, ang kanyang buong pamilya ay pagpalain at ingatan ninyo at bigyan ng kalakasan. Dalangin ko rin, Lord, ang guidance sa family, Panginoon, at ang patuloy na pag-iingat at gabay ninyo sa pamilya ni Janet Pabilio. Ang kanyang nanay, anak, asawa ay patuloy niyo pong pagpalain at ingatan. Kayong patuloy na magbigay ng kalakasan, protection, guidance at ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangailangan sa kanilang buhay. Kay Sister Almond Villegas, I pray for protection sa kanyang family. I pray for good health sa kanyang family. Kayong patuloy na magpalat, magingat sa kanila. Kay Marilyn Palin Castle Arboliente, dalangin ko po ang divine protection sa kanyang family at patuloy na pagpapala at pagkakaloob ng kanilang pangailangan. Dalangin ko rin po na patuloy niyo pong katagpuin si Sister Lani Hinahon. Dalangin ko na patuloy niyo pong palakasin ang kanyang mga mali sa buhay. Patuloy kayo magpalat, magingat sa kanilang buhay at sa lahat kanilang mga pangailangan. Dalangin ko na patuloy na bigyan ng kalakasan at pag-iingat ng bawat isa sa kanila, ang kanyang mga magulang at kapatid, mga pamangkin at lahat ng mga mali sa buhay. Kayo din ang kanyang asawa at mga anak, patuloy niyo po silang bikisin ng pag-ibig at patuloy na pagtibay ng kanilang pananampalataya. At lahat ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay at maranasan ay bigyan niyo po ng pagtatagumpay at ang kapayapaan ay patuloy na sumakan nila at kalakasan sa kanilang pisikal at spiritual na pangungatawan, Panginoon. Dalangin ko rin po na patuloy niyo pong bigyan sila ng pagtatagumpay, Panginoon, at ang lahat ng mga plano ninyo ay siyang higit na magtagumpay sa kanikanilang mga buhay. Ang kanyang asawa na nasa ibang bansa ay patuloy niyo pong ingatan, Panginoon, at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, karamdaman, kaguluhan at sa lahat ng mga bagay na maaaring makahadlang sa kanilang pananampalataya at maging sa kanilang relasyon na makasisira. Alisin niyo po ito at ingatan sila, Panginoon. Patuloy ko rin po nilalapit sa inyo sa pagkakataong ito ang pamilya ni Jervin Ubel at ni Ajen. Kayo patuloy na magpalat, magingat para sa kanila at magbigay ng kalakasan. Samahan niyo po silang lagi, dakilang Diyos, at ilayo sa lahat ng uri na kapahamakan at bigyan ng pagtatagumpay sa mga pagsubok na kanila nararanasan. Ingatan at pagpalain niyo po at bigyan ng kagalingan ng kanilang anak na si Jeya sa karamdamang sa kanyang dugo, infection sa dugo. Bigyan niyo po ng kagalingan ng kanyang anak, and I pray na siya ay maging normal at mabalik siya normal ang kanyang kalagayan. Ang pamilya ni Brother Alvin Obel, ang kanyang asawa, si Maricel Obel, kayo patuloy lang kumilos at magpara sa kanilang buhay. Pagpalain po ninyo, Lord, ang gawain ng kanilang kinabibilangan, ang kanilang ministry, ito po yung patuloy na yumabong, patuloy niyo pong pagpalain, at kayo din ang kanilang kanilang mga anak ay ingatan at pagpalain din po ninyo, Lord, ang kanilang kabuhayan, kayong patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Kay Sister Arlene Olager Ballesera, dalangin ko pong patuloy na pagpapala at pagkilos ninyo sa kanyang buhay, Panginoon. Para sa kanyang anak na si Carl Jan, dalangin ko na magkaroon na rin po ng trabaho at makasakay na rin po sa barko. Dalangin ko rin po ang prayer request ni Sister Annie Rosie Espanyola, ang kanyang buong family ay magkaroon at makarinig din po ng kaligtasan sa inyo, makarinig ng mabuting balita sa ikaliligtas ng kanilang buhay, Panginoon. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo sa pagkakataong ito ang prayer request ng aming mga kapatid na si George Francisco. Dalangin ko na patuloy niyo pong ingatan ang kanyang mga mahal sa buhay at na silang lahat, Lord, ay patuloy na makasama sa paglilingkod at tunay na tanggapin kayo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng kanilang buhay. Patuloy kong dinadalangin, Lord, ng kanyang anak na si Rachel, ang kanyang pagkahilot pagsusuka ay bigyan niyo po ng kagalingan sa oras nito. Hipuin niyo po siya na inyong papagpalit makapangyariang kamay at ipagkaloob ng kagalingan sa kanyang pisikal na pangatawan. Patuloy kong dinadalangin sa inyo si Christian Brian Cheng, na patuloy niyo pong papalain at ingatan. I pray na siya isamahan ninyo at bigyan ng lakas, tulungan, patatagin, pagtibayin sa kanyang pananampalataya sa inyo. Hipuin niyo po siya at katagpuin, mausap kayo sa kanyang buhay, Panginoon, at ilayo niyo po siya sa lahat ng uri ng kapamakan at mga bagay na hindi mabuti. Patuloy ko rin po nilalapit sa inyo at dinadalangin ang trabaho, Panginoon, para sa kanya. Bigyan niyo po siya ng maayos na trabaho, katagpuin niyo po siya at ipagkaloob ang trabaho para sa kanya. Kayo din ang pamilya ni Sister Bing Francia, ang mga kapatid niya si Rodolfo, Wendy Fredo, Gualberto, na sila'y makarinig din ng mabuting balita sa inyo at makasumpong ng kaligtasan mula sa inyong mga salita. Brother Richard Noble, patuloy ko nilalapit sa inyo, I pray for guidance, safety, good health sa kanyang family, at reconciliation sa kanyang mga kamag-anak, mga tiyuhin at tiyahin, mawala ang mga pride, at kayo pong magpatuloy ng magbigay ng kaayusan at pagkakasundo-sundo. I pray for their safety at ang lahat ng kanilang needs ay provide po ninyo. Dalangin ko rin po, Lord, ang patuloy na guidance and protection sa Noble, Mamigo, Tampon, Lokya, Saranoco,
family at ang lahat ng kanilang mga friends and relatives ay patuloy niyo po ingatan at proteksyonan. Dalangin ko naman po ang patuloy na kagalingan kay Victor Jemuel Raagas. I pray for healing para sa kanyang kidney failure. I pray for good health, safety and protection. At gayon din po kay Hill Villasis na mayroong asthma, ang kagalingan ay patuloy na sumakanya. Patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan si Paulo Lapitan, ang kanyang nanay na mayroong cholangitis. Ibigyan niyo rin po ng kagalingan sa oras nito. Ipuin niyo po siya ninyong pagpala at makapangyarihang kamay. Patuloy ko rin pong nilalapit sa inyo sa pagkakataong ito si Jebby Medes, ang kanyang family. Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain at bigyan ng lakas at maging sa kanyang personal na buhay, patulungan niyo siyang tumibay at tumatag sa kanyang pananampalataya. Ang pamilya ni Brother Anthony Bautista, dalangin ko ang kanyang nanay Linda Bautista, ang mga kapatid niya si Remelin Villavicencio at si Ana C, ay patuloy niyo pong pagpalain at bigyan din po ng kalakasan o Diyos sa silang lahat, ay makakilala rin po sa inyo at makasumpong ng kaligtasan mula sa inyo mga salita, Panginoon. Kay Leonida Magnaye Monorial, ang kanyang family ay patuloy ko nilalapit sa inyo. I pray for good health sa kanyang family. At kay Luz Biminda Manangan, dalangin ko ang patuloy na pag-iingat niyo po, good health, strength, protection sa buong Manangan family at maging sa kanyang mga anak na nasa Australia at Cavite, pagpalain at ingatan niyo po silang lahat at patuloy na bigyan ng lakas. Dalangin ko rin po sa oras na ito si Vivian Ferrer Noel para sa kanyang anak na si Jezreel. Tanggalin po ninyo at bigyan siya ng kagalingan sa kanyang depresyon, ang kapayapaan ng kanyang puso at isipan. Ay patuloy niyo po ipagkaloob ang pag-iingat at gabay po ninyo ay mamalagi sa kanyang buhay. Patuloy niyo po siyang tulungan sa mga decision making sa kanyang buhay, lalo tigit sa kanyang decision making sa school na kanyang papasukan. Ang pamilya ni Sister Nene Cabigo Yanson, ang lahat ng Yanson, Cabigo, Sulugat, Mariano, Britannia family ay ingatan at pagpalain din po ninyo at in I pray na magkaroon ng kaligtasan sa kanilang pamilya at magkaroon ng pagkakataon makarinig sila ng mabuting balita sa ikaliligtas at kitatatag na kanilang pananampalataya sa inyo. Ingatan niyo po ang kanyang nanay, Panginoon, at pag yan nag-aalaga sa kanyang nanay, bigyan niyo po ng kalakasan at ingatan at pagpalain sa kanilang buhay. Imahin din lahat ng kanyang mga anak at apo at ang asawa ni Atene, ingatan niyo po silang lahat at patibayin at patatagin sa kanilang mga pananampalataya sa inyo. Patuloy ko nilalapit sa inyo sa oras na ito ang prayer request para kay Mary Lord Alzola, ang kanyang mga kapatid na nasa Laguna, ingatan niyo po at tulungan na malampasan ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ang kanyang nanay ay tulungan niyo magtagumpay sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na pagkilos ninyo sa buhay ng kapatid ni Jan Manalang, ang kanyang asawa, ang asawa ng kanyang kapatid na may bisyo, ay tulungan niyo magtagumpay at makalaya sa bisyong ito, tanggalin ang bisyong ito sa kanyang buhay, at dalangin ko na magkaroon ng maayos na trabaho, Panginoon, ng kanyang kapatid. Kay Sister Marisa Udtuhan, ang kanyang kapatid at nanay na may sakit, ibigyan niyo po ng kagalingan sa oras nito, ipuin niyo po siya na inyong mapapalit makapangyarihang kamay, at ng kanyang kapatid na naligaw ng paniniwala ay muli niyo ibalik sa tunay at tamang pananampalataya. Kayo magbigay ng pangungusap para sa kanya. Kay Emily Molina, ang kanyang parents, kapatid, ay patuloy niyo po magbigyan ng kalakasan sa oras na ito sa spiritual, physical at emotional. I pray for provisions and protection para sa kanilang buhay, Panginoon. Kay Bon de la Puente, dalangin ko na siya ituloy na makapagsuko ng kanyang buhay. Ang kanyang masamang damdamin, Panginoon, ay bigyan niyo po ng kaisan sa oras na ito. Tulungan niyo siya makalaya, tulungan niyo siya magtagumpay. And I pray, Lord, na anumang bagay sa kanyang buhay ay bigyan niyo po ng kaayusan. Ipuin niyo po siya, tulungan siya makalaya sa puot at galit na kanya nararamdaman. Tulungan niyo po siya, tulungan na makapagpatawad sa kanya sarili. Kay Jenny Lumakan, dalangin ko ang kanyang kapatid, asawa na sundalo, patuloy niyo po siyang proteksyonan sa anumang uri ng kapahamakan. Kayong mag-ingat at buhay para sa kanila. Kay Sultan Nyare, ang kanyang tiyuhin na may sakit sa kidney, ay bigyan niyo po ng kagalingan at ipoprovide niyo po, Lord, ang provision sa kanyang dialysis. Kay Karen Leona, dalangin ko pong kanyang asawa at anak na ilayo sa anumang uri ng karamdaman at bigyan ng kalakasan. Ang kanyang mga magulang at kapatid ay proteksyonan niyo po at patuloy na bigyan ng kalakasan sa lahat ng pagkakataon. Kay Mercy Democrito, dalangin ko pang Panginoon ang patuloy na pagkilos niyo po at kagalingan at pagpuprovide sa gastusin para sa karamdaman ni Pepay na may bukol ang atay. Kayo ang magbigay ng kagalingan para sa kanya at provision sa kanyang gamutan para sa kanyang karamdaman sa atay. At gayon din, patuloy kong dinadalangin sa inyo, Panginoon, sa pagkakataon ito, ang kanyang anak na si Joel Democrito, patuloy niyo pong panggalingin sa kanyang sakit at yung pangangalay ng kanyang batok sa sobrang pagod, ito pibigyan niyo po ng kagalingan. At maging kila Ralph, kay Karen, kay Ninya, sa mga pagpasok nila sa kanilang trabaho, kayong patuloy na gumabay at mag-ingat para sa kanila. I pray for guidance para sa kanilang lahat. Kayong mag-ingat sa bawat isa. Kay Jebel Maro,
Dalangin ko, Panginoon, ang emotional healing, forgiveness, pawala po ang galit sa kanyang puso, at mapalitan po ito ng pagmamahal at pagpapatawad. Hindi po, Panginoon, patuloy na dalangin para kay Ruth Nagal, tanggalin niyo po, Lord, ng anxiety and depression para sa kanya. Hipuin niyo po siya na inyong mapagpalit makapangyarihang kamay at bigyan, Lord, ng kalakasan at ang kapayapaan ng kanyang puso at ang kanyang isipan. Patuloy ko rin po dinadalangin sa inyo sa oras na ito ang patuloy na pagkilos ninyo para kay Jennifer Suelo Sanchez, yung kanyang anak na 8 years old. Lord, nakikita po ninyo yung kanyang kondisyon. I pray na siya, hipuin ninyo na inyong pagpapalat makapangyarihang kamay at bigyan ng I pray, Lord, na kumilos kayo sa kanyang buhay. Lord, ang spirito ng homosexuality sinasaway ko sa pangalan ni Jesus. Lord, ang spirito ng kapaklaan na nakikita ng kanyang nanay sa kanya ay alisin sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, ang spiritong ito'y ginagkapos ko, pinuputulan ko ng influence at kapangyarihan sa buhay ng batang ito. In the name of Jesus, tinatanggalan ko siya ng kapangyarihan at tinatanggalan ko siya ng kontrol sa buhay ng batang ito. In the mighty name of Jesus. Panginoon, kumilos po kayo, Holy Spirit, katagpuin yung batang ito at huwag niyo pahintulutan ng spirito ng homosexuality ang panlilinlang na ito sa kanyang pagkatao ay huwag niyo pahintulutan magtagumpay. In the mighty name of Jesus. Panginoon, marami salamat sa kabutihan ninyo. Pagpalain po ninyo ang buong maghapong ito, maging aking mga mali sa buhay. Si Ate Rhea, ingatan niyo po at patuloy na bigyan ng lakas. Pagpalain at pagtibayin sa kanyang pananampalataya. Si Ate Baby, patuloy niyo po rin ingatan at papalain sa kanyang buhay. Gabayan at ingatan niyo po siyang lagi at patuloy na bigyan ng kalakasan. Ingatan niyo po siyang lagi, Panginoon, at pagpalain ng kanyang kabuhayan, O Diyos. Ang mga pamangkin ko, pinapasakop po sa pag-iingat at gabay po ninyo. Patuloy niyo po silang pagpalain at bigyan ng kalakasan at kaaliwan sa kanilang buhay. Kayo din, Lord, Kuya Bernard, ingatan niyo po at layo rin po sa kapamangan. Bigyan ng kalakasan at pagtibayin ng kanyang pananampalataya sa inyo. Ang aking asawa, patuloy kong dinalapit din po sa inyo. Patuloy niyo po siyang pagpalain, pagtibayin sa kanyang pananampalataya at ingatan sa kanyang pagtatrabaho. Patuloy ko rin po nilalapit at dinadalangin sa inyo sa pagkakataong ito ang aming pagsasama. Patuloy kayo maging sentro na ang pagsasama at bigisin niyo po kami na isang spirit at pag-ibig na mula sa inyo. Patuloy niyo po kami gamitin sa ministry na itinalaga po ninyo para sa amin. Ingatan niyo po ako sa aking paglilingkod. Tulungan niyo ako magtagumpay sa mga pagsubok na pinagdaraanan. Ilayo po ninyo ako sa lahat ng tukso. Dalangin ko na turuan niyo ako, Panginoon, na patuloy niyo magtiwala at manangas sa kapangyarihan ninyo. Ituwid po ninyo ako sa mga panahon ako po'y nagkakamali. At tulungan niyo ako na patuloy na lumakad sa katwiran at kabanalan na nais ninyo maghari sa puso at isipan ko ang banal na pagkatakot sa inyo at patuloy niyo akong tulungan na mamalagi sa puso at isipan ko ang kababaang loob, ang pag-ibig, ang pangunawa, ang kinahunan at ang pagpipigil sa sarili. Pagpalain po ninyo dakin ng Diyos ang aking buhay at i-provide ang aking pangangailangan maging sa aming lahat at dalangin ko, Lord, na tulungan niyo ko at bigyan na knowledge and wisdom kung paanong pamumuluan ang iglesyang ito ng may buong katapatan at karunungan ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, patuloy ko inihahandog at itinatalaga ang aking buhay at ang aking sarili sa inyong mapagpalit makapangyarihang kamay. Patuloy niyo po kong gamitin, patuloy niyo po kong ingatan at patuloy niyo pong gamitin ang buhay ko ng ito sa karangalan ng inyong dakil at makapangyarihang pangalan. Sinasaway ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Ang buong maghapong ito'y patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng mga bagay na gagawin namin ay patnubayan ninyo at bigyan ng pagtatagumpay. Ano mang gawa ng kaaway, lahat ng karamdaman, lahat ng trahedya at kahirapan, lahat ng mga negative circumstances, delay sa mga panalangin namin, lahat ng mga heartaches, lahat ng mga trahedya at plano, lahat ng impluensya at gawa ng kaaway laban sa aming lahat ay hindi ko pinapahintulutan sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay sineselyuhan ko na inyong banal at kapangyarihang dugo at sinusuot namin ng baluting pandigman ng Diyos ang helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shields of faith, the sword of the spirit, and the shoes of the gospel of peace bilang pananggalang at proteksyon sa lahat ng pagkilos at gawa ng kaaway laban sa amin. Salamat ng marami sa inyo po, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin ang buong maghapong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa inyo po binabalik namin ang walhanggang papuri at parangal, pagluwalhati at pasasalamat at ang mga katugunan sa dalangin ito inaangkin namin na may buong pananalig at pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So muli, maraming salamat sa bawat isa. Pagpalain ng Diyos ang buong maghapong ito sa ating mga buhay. Ingatan tayong lahat sa lahat ng ating mga gagawin, mga pagtatrabaho at negosyo at mga pag-aaral ng bawat isa. Purihin ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Good morning everyone. God bless you all. To God be the glory. Yeah.
ng Panginoon, wala ng pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa piling ng Panginoon, wala ng pag-aalala, at hinding-hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos, Diyos ko lang nakamtan.